idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, and welcome po sa Maksyong Edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. At mga kapatid, ngayon po ay November 1. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Aina Magpale. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa iyo, Shari, at magandang araw ng patay. Mm-hmm. Araw po ng mga patay today. Okay. Ayun. At syempre, All Souls Day. Yes, at sa mga kababayan po natin na nasa probinsya, attorney, or na nakabisita na, o bibisita pa lang, mag-ingat po kayo. Sa biyahe. Sa biyahe. At habang kung nandun na kayo, wag po natin pairali ng init ng ulo, ha? Yes. Minsan yung mga sa parking, sa, alam mo na, matraffic, yung ganyan. So, chill lang tayo. Yes, okay. And syempre sa mga nasa bahay na po at nakabisita na sa kanilang mga namayapang minamahal sa buhay. Yes. At ito na nga po't manonood ng Wanted sa Radyo. Simulan natin yung ating unang sumbong atraksyon, si Jerome Dichosa. At humihingi po siya ng tulong na magkaayos sila ng kanyang kinakasama. Dahil hindi, ilang buwan na daw po itong hindi nakikipag-usap sa kanya, attorney. At through this program, umaasa siya na sana po ay makipag-usap sa kanya. Magandang hapon sa iyo, Jerome. Magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Okay. So, Jerome, nandito ka kasi humingi ka ng tulong dahil may ilang buwan na kayong hindi nag-uusap ng kinakasama mo. Opo. Si Marjorie. At kayo ni Marjorie ay may anak? Opo, isa. Hindi naman po na buwan po kami nag-uusap kasi nung nakaraan, nandun naman po ako sa pinagtatrabawan niya. anong problema? Akala ko po kasi, magkakayos na po kami. Oh. Tapos yun, bigla-bigla po, hindi na nagparamdam, nag-block na naman po ako sa Facebook niya. Nasaan ang bata? Nandiyon po sa tiyahe niya. Wala rin sa kanya? Wala din po. Okay. So ngayon, mananawagan ka kay Marjorie. Gusto ko po talaga sana siya makausap, ma'am. Okay. Ano ba ang punot dulo ng away? Bakit kanya binlock? Bakit ayaw na niya magkipag-ayos sa'yo? Yung punong dulo po nito, ma'am, nagsimula po yun sa... Pareho po kasi kami nag-aaral. Mm. Maganda yun. Nag-aaral po kami. Tapos nagtatrabaho kahit may anak po kami. Mm. Kasi pangarap ko nga po nga mapagtapos kami ng pag-aaral para maging magandang halimbawa sa anak namin. Oh, tapos? Kasi lalo-lalo na po sa kanya, ma'am, kasi bata pa po siya nabuntis. So anong pinag-aaralan nyo? Siya, anong inaaral niya? Grade 12 po kami nun, ma'am. Grade 12. Ngayon, ikaw, ganun grade 12. Din po. Pareho rin kayo. O tapos? Tumigil po siya sa pag-aaral. Dahil? Sabi niya po sa akin, gusto niya na lang daw po magtrabaho. Oh. Yun, kahit masama po yung loob ko sa kanya, hindi na lang po ako nano, pero pinaliwanag ko po sa kanya kung anong purpose po ng pag-aaral. So far, wala akong nakikitang hindi maganda. So, sabi, nag-aaral. O tapos? Sabi ko po sa kanya. Nagsasama ba kayo sa isang bahay? Opo, nagsasama na po. Kailan kayo huling nagkita? Yung uli namin pong pagkikita nung nakaraang araw. Oh, nung nakaraang araw lang pala, bago ka pumunta dito. Opo. O tapos? Ano po kasi yun, nagpaulan po ako nun sa trabaho, doon sa labas ng trabaho niya. Kasi gusto ko nga po talaga siya makausap kasi... So parang pelikula ito, Shari, nagpaulan siya habang malakas ang ulan. O, kasi malakas ang ulan eh. Mula umaga po hanggang nag-umaga po ulit. Pneumonia ang hinahanap mo, hindi pag-ibig. Meron pa nga po doon, sinigawan po ako na... Shabu pa. Ginanon po ako. Kasi sabi na nagsashabu ka. Oo, ginanon po ako. Tapos kaya yung mga nagtatrabaho po dun sa garments, pinilit na lang po nila ako na pauwiin. Kasi naawa nga daw po sila sa akin. Baka daw po kasi i-report daw Pero po ako. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka
hindi pa kinakausap at ayaw na sa iyo ni Marjorie. May babae ba? Sa ano lang po, sa totoo po, napakaliit lang naman po kasi ng problema namin. Ano nga yun? Kung sa tutusin, kayang-kaya po ayusin. Oh, ano ba, ano yung problema yun? Disco lang po yun eh. Dahilan lang po nun. Hindi disco? Lang po siya, oh, hindi lang po siya nagpaalam. Disco? Panahon ko yung pagtawag ng disco eh. So may... Disco pa pala. Nahuli ka dun sa disco. Sumasayo ka dun. Hindi, siya po. Ah, siya? Hindi po siya nagpaalam. Siya daw pong hindi nagpaalam. At hindi po siya nagpaalam si ng Marjorie. Disco. Si Marjorie. Okay, tapos nagselos ka. Yung anak po namin, iniwan niya po sa kapatid niya. Yun, kaya masama po yung loob ko. Okay. Tapos, okay. Nasa linya natin ngayon attorney. Si Marjorie ha. Pakinggan naman natin ang panig niya ha. Jerome, okay. Magandang hapon sa'yo, Marjorie. Live tayo ngayon sa Wanted sa Radyo. Ako si Attorney Aina Magpale at kasama ko si Shari Roman. Sir, anong nararamdaman niyo, sir? Nakita niyo na siya. Oh, ayan, masaya po. Kailan po ba ninyo siya huling nakita or nakasama po? Isang araw lang. Nag-boyfriend po kasi yan siya, ma'am. Nung napadpad po siya dito sa Manila. Sandali lang. Isa-isa lang ha, isa-isa lang. Marjorie, kayo ni Jerome ay may relasyon or nagka-relasyon, tama? Opo. Oo. May anak kayo? Meron po isa. Meron. Nasa iyo yung bata ngayon? Nandun po sa lola ko po, sa tiyahin ko. Sa tiyahin ko po yung nabantay. Okay. Kailan kayo huling nagsama ni Jerome? Noong May 22 po, naghiwalay na po kami. May 22, hiwalay na kayo. Opo. So last Opo. Year pa ito. Ayun lang, ngayong taon lang po. At May 22, 2023? Opo. Okay. So, simula nung Mayo, hindi na kayo nagsasama. Tama? Hindi na po kami nagsasama, pero before po siya nagpa-Maynila, ma'am, nag-usap po kami ng maayos. Sandali lang ha. Nasaan ka ba ngayon, Marjorie? Nandito ka sa Maynila? Opo. Oo, may trabaho ka dito sa Maynila? Bago lang po ako natanggal sa trabaho ko po, ma'am, dahil sa ginagawa niya po. Ha? Ay, sabi niya daw po, nag-iskandalo ako. Hindi naman po ako nag-iskandalo. Ano ba ang pinagtatrabahuan mo sana, Marjorie? Saan ka nagtatrabaho? Sa Mandaluyong po, sa ano, kasambahay po ako doon. Kasambahay ka? Okay, kasambahay. Opo. Ano, Marjorie, ano ang ginawa ni Jerome na naging dahilan na natanggal ka sa trabaho? Nandun po siya sa labas po ng gate, nag-aantay po, at kinausap po siya ng mama ko. Sabi, palisin na lang daw po. At saka kasi, kaya ako naalis sa trabaho ko po kasi si sir natakot na din po. Baka daw sila yung maipit pag dinampot siya ng ano, barangay or police. Aha. So ito yung sinasabi mo, Jerome, na pumunta ka daw, nagpaulan ka. Ganon. O, tapos nagduda sila na baka addict ka. Yun po. Kasi nakatulala lang po ako, nakatingin lang po ako sa malayo. Tapos habang inuulanan po. O kahit naman ako, matatakot rin kung ganun. Diba? O sandali lang. So anong gusto mong mangyari ngayon, Jerome? Andiyan na ngayon si Marjorie. Sige, kausapin mo. Gusto ko po talaga, ma'am, magkabalikan kami. Kasi yung anak po namin, miss na miss ko na po sila ng anak ko. Sige, sabihan mo siya. O di, kausapin mo si Marjorie. Sige. Me, alam ko naman na malaki yung kasalanan ko sa'yo. Napahiya kita sa maraming tao. Huli na ang lahat. Naamin bago mo naman sana yung ginawa, dapat pinag-isipan mo. Hindi na yung akong dating ginakasama mo na anong sure mo, tatanggapin lang. Nakapagbitaw ka na rin ng masasakit na salita eh. Ikaw din naman ah. Nakapagbitaw ka din naman sa akin ng masasakit na salita. Ikaw, nag-isip ka rin ba sa inisip mo? Nung sinabihan mo ako na maghiwalay, alam mo naman kung anong pinagdadaanan ko. Kung hindi mo ako sinabihan na maghiwalay tayo, hindi naman tayo abot sa ganito ah. Tsaka, matagal na ako nagditimpi. Matagal? Kung matagal ka na... Alam mo, matagal ko na rin gusto makipaghiwalay sa'yo, di ba? Bakit? Bakit mo gusto makipaghiwalay, Marjorie? Ano ang nagawa ni Jerome na hindi mo na kayang tanggapin? Dahil sa ugali niya po, ma'am. Ano yung ugaling yun? Magsama pa po kami, nag-aaway din na din kami niyan dahil daw may lalaki daw ako kahit wala naman. Tsaka pinagbantaan niya din ako niyan. So sobrang selos, seloso. Sige po ma'am, total. Ako wala po sana ako balak na halungkatin po yung issue na yan, ma'am. Siya na rin po nag-alungkat. Ito po yung lalaki na to, ma'am. Ex niya po to. Ganito po kasi yun ang una-una. Ako po hindi po ako seloso, ma'am, na lalaki. Ngayon, nagtrabaho po ako sa Cebu City kasama yung pinsan niya po. Ngayon, pag-uwi ko po sa, bumalik na po ako. Doon na po ako sa kanila sa bantayan. Nagtatrabaho po ako sa
sa hotel. Mm. Tsaka restaurant siya, doon nagtatrabaho din. Ngayon, yung cellphone niya po, isa lang, wala po akong cellphone. So, nagkahulihan? Nahuli ko po yung asawa nung pinsan nung lalaki, nag-chat. Mm. Tapos, tinanong ko, sino ba to? Nag-reply, ikaw, sino ka ba? Sabi ko, ako yung asawa ni Marjorie. Hindi, ano ang sabi doon? Bakit nagselos? Anong sabi doon sa chat? Nag-high po kasi. High lang naman. Ganito po, makinig po kayo, ma'am. Oh. Nag-high po kasi, tapos... Oh. Babae po yung profile eh. Tinanong ko po kung sino. Mm. Ako po yung may hawak ng cellphone eh. Ngayon, nagsabi siya, ikaw, sino ka ba? Sabi ko, asawa to ni Marjorie. Tapos sabi niya, ah, ikaw, asawa ni Marjorie? Nakauwi ka na pala. Sabi niya sa akin. Sabi ko, oo, bakit? Anong problema? Sabi niya. Oh, pero sanali lang ha, wala pa rin dapat na ipagselos dyan sa palitan na yan. Meron po kasi sinabi sa akin, ma'am. Ano yung sinabi? Na nung wala daw po ako doon, siya po pumupunta doon sa bahay ng lalaki, nakitulog. At siya mismo, ma'am, inamin niya po yun sa akin. Oh, Marjorie, may katotohanan ba itong pinagseselosan ni Jerome? Ma'am, nagpahinga lang po, hindi po natutulog. At isa pa, araw din yon at marami ding tao. Hindi po, ma'am, isipin niya na rin ito po, kasi, ma'am. Ito kasi, bago ka sana mag-react, dapat, di ka ganyan. Ikaw kaya, sa'yo ko kaya gawin yan. Tanungin kita, ano mararamdaman mo? Sige, dapat nga, may ebidensya ka bago ka magsalita ng ganyan. Wala nga ako ebidensya. Hindi ko na kailangan ng ebidensya. Sa bunga nga mo na nanggaling. O pero sanali lang, hindi tayo nandito para mag-away kayo, ha? Wala nga, para mas lumalim ang away. Hindi ko na nga po sana halungkatin yan, ma'am. Siya nagalungkat, ma'am. Sige. So ikaw ngayon, ang gusto mo ay magkaayos kayo at mag-usap kayo. Magpakumbaba na lang po. Lahat na po na ginawa pa kumbaba, ma'am. O. Ikaw, Marjorie, nandito ngayon si Jerome at gustong makipag-ayos sa'yo. Bibigyan mo pa ba siya ng pagkakataon? Hindi na po. Kahit magsimula po ako ulit, ma'am, manligaw po ako sa kanya, ma'am, gagawin ko kahit po. Kahit na ganong gawin mo, hindi na. Oh. Eh di... Maganda niyan siguro, ma'am Marjorie, bago siguro kayo na... Kasi mahirap naman dito lang mag-break, attorney, or dito magkaroon ng closure. Eh, may siguro. Anak sila. Yes. Siguro, attorney, ang pwede po natin gawin, pwede nating ilibre ba? Kumbaga, sagot na natin. Mag-usap man lang ba? Mag-usap. Mag-date kayo? Oo. Yun nga po, sana ang gusto ko mangyari, ma'am. Mag-date. Gusto ko po mag-request na makasama ko. Ma-date ko po siya tatlong araw. Tatlong araw? Bakit naman tatlong araw, kuya? Tatlong ikaw araw? Naman. Step by step lang tayo, kuya. Ano lang muna? Susuyuin mo, di ba? Liligawan mo. O, hindi naman namin pwedeng ikulong si Marjorie. Day, hindi. Taga-Bantayan ka, Bisaya ka, Day? Hindi po, magkita lang po kami. Magkikita lang kayo. Nasaan ka ba ngayon, po. Marjorie? Hay man kakaroon? Manila? Dito po, opo, nandito po ako sa kapatid ng mama ko po. Nasa Maynila? Kasi nawalan nga po ako ng trabaho. Okay. So, walang trabaho si Marjorie. Marjorie, okay lang ba sa'yo kung mamamagitan ang wanted sa radyo at mag-date kayo? Pero sasamahan ka. May kasamang taga-wanted sa radyo. May reporter. Oo, may reporter. Para lang mag-usap kayo. Usap lang. Tsaka hindi tatlong araw. Ano ka ba? Nga, tatlong oras siguro. Tatlong oras, hindi tatlong araw. Sige po. Ha? Odette, pwede ba yung tatlong oras? Overnight? Hindi, ano? Hindi rin, ano? Hindi natin pwedeng pilitin si Marjorie. Tayo naman ay, diba? Hindi naman sa sementeryo. Kasi araw nga naman ng mga patay ngayon. Pati yung mga puso nyo. Buhayin natin. Dapat naman talaga kayang buhayin, yun naman. Kayang buhayin. Oo. Ganyan. Hindi, kahit ganito. Gusto namin na mag-usap kayo alang-alang man lang sa anak ninyo. Ikaw, Marjorie, waniwala sa'yo yung anak mo, iba ang nag-aalaga, di ba? Huwag rin natin tanggalan ng karapatan si Jerome na makita ang anak niya, ha? Tsaka, kahit hindi kayo kasal kasi, may karapatan ka naman. At higit sa lahat, dapat magsustento ka rin. Tsaka, ma'am, handa na po akong magbago. Ano ba kasalanan mo? Bukod sa... Yun lang naman po kasi yun, ma'am. Yung siloso mo. Yung siloso ka dahil sobrang pagmamahal mo. Opo. Eh, hindi naman pwede yung ganun. Kailangan, ang pag-ibig kasi, di ba, Shari, hindi mo, parang ibon yan. Huwag mong hawakan ng mahigpit kasi hindi makakahinga. Kailangan nakakahinga ang hindi pag-ibig. Hindi po ako ganun sa kanya, ma'am. Baliktad nga po. Ah, baliktad ba? Siya nga po yung mahigpit sa akin. Ako po yung hindi nakakagalaw ng maayos sa kanya. Alam mo kasi siguro ang bata pa ninyo eh. Marjorie, ilang taon ka nung nanganak ka? 18?
17 po. 17. Hindi nakapagdalaga ito eh. Ngayon pa lang nagdadalaga ito eh. Mm. Diba? So siguro bigyan muna natin ng pagkakataon na mag-usap muna kayo para lang sa bata, ha? Ayusin muna natin. Mag-usap para lang kayo sa bata po, ma'am. Payag naman na po ako magsustento siya, pero yung sabihin niya magpakabalikan po, hindi na po. Jerome, hindi rin natin pwedeng pilitin si Marjorie. Pero, walang mawawala kung suyuin mo siya at ligawan mo siya ulit tulad ng ginawa mo dati. Iwalay niya lang po yung boyfriend niya kasi alam ko po pinaglalaroan siya. May boyfriend ka ba ngayon, Marjorie? Meron po. Ay! Nako. Eh, paano ba yan? Umamin na may boyfriend. Yan po talaga, ma'am, ang punot dulo, ma'am, kaya lumaki po yung gulo namin. Pero hindi kasi kayo kasal. Hindi po. Hindi po. Hindi kayo kasal. Pero may anak kayo, may responsibilidad kayo sa bata. Uulitin ko, hindi kayo kasal, so walang... Pwede ko po ba, ma'am, ipkwento yung pinagdaanan ko kung bakit gusto ko po talaga mabuo yung pamilya namin? Pwede naman, pero uulitin ko, hindi natin pwedeng pilitin. Hindi ko po siya pipilitin kung ayaw niya po talaga. Ganito po kasi yan, ma'am. Lumaki po kasi ako na independent. Wala po ako magulang. Tapos, siyempre, nung bata po ako, ma'am, palagi po akong nabubuli. Kaya sabi ko, pagdating ng araw na kaya ko na ipagtanggol yung sarili ko, hindi po ako magpapabuli. Hinding-hindi po ako magpapapi. Alam ko naman po kung ano po yung rason talaga ng bakit galit na galit siya sa akin. Kasi alam ko po na mismo pamilya niya po, inaano siya na di na po ako balikan. Kasi dalgawa nga po nung nanganak po siya sa anak namin. Bali po nun, nakagawa po ako ng kasalanan sa mama niya. Eh kasi nga naman, 17 anyos lang pala nung nanganak po. Sa totoo gustong lang, ano yun ha? Gustong-gusto ko minor. Po kasi noon mapilido po yung ano, yung anak namin. Hindi po kasi pinapilido sa akin. Kaya sumama po yung loob ko. Kasi yung usapan, sabi po nila, basta nandyan daw po ako mga anak siya, apelido ko daw po. Sa batas, hindi rin natin pwedeng pilitin kasi hindi kayo kasal. At sangayon sa batas, kung hindi kasal, ay may karapatan yung ina na ilagay lang sa sarili niyang pangalan, apelido niya ang dadalhin. Pero, ang pwede mo lang gawin, pirmahan yung likod ng birth certificate. Pero ma'am, bumawi po ako sa pamilya niya, ma'am. Pinakita ko po na maayos po ako na lalaki. Mga kapatid niya po, tsaka papa niya, alam niya po yan, pinaglalaba ko po ng damit. Pero, may gusto ko bang, Marjorie, ikaw, ano naman ang gusto mong sabihin? Masasabi ko lang po, ma'am, kung talagang mahal niya po ako, palayain niya na lang po ako. Total, marami namang ibang babae dyan na mas bitter pa talaga. Tama rin naman si Marjorie, hindi nga napipilit ang puso. Alam ko naman po na mahal niya rin po talaga ako, ma'am. Pilit niya lang ako kinakalimutan. Kasi hindi po yan ang sinasabi niya sa tuwing nagkikita po kami. Alam mo, Shari, yung kailangan mo na lalaki sana parang si Jerome, no? Yung ganyan sana yung kahigpit. Yung ganyan sana kahigpit. Oo. Grabe magmahal. Marjorie, ano naman ang masasabi mo doon sa deklarasyon na yon? Tsaka siya po mismo, ma'am. Alam niya po yan, ma'am. Mahal niya din po ako, ma'am. Siya na po mismo nagsabi niyan, ma'am. Pero talagang may mga toto lang po. Yung boyfriend niya po. Kala niya po kasi seryoso sa kanya yung boyfriend niya eh. Bago ka sana manghusga, dapat inalam mo muna. Hindi yung panay kahusga na hindi mo pa nakikita. Pag malaman ng boyfriend... Totoo, hindi ko rin siya nakikita. Pero bakit ka manghusga? Yan ang hirap sa'yo eh. Husga pag, manghusga, pag malaman niya yung pagkatao mo, ang ginawa mo sa akin, tingin mo... Yung tao walang ginawa sa'yo, huwag mo pakialaman, di ba? Ay, ano yung ginagawa niya? Iniwalayan mo na siya. Ba't kanya guguloy? Tulad nga ng sabi ko, kung mahal mo talaga ako, palayain mo na ako. Alam mo, sarili mo, Marjorie. Hindi ako mag-aabol sa iyo. Hanggang doon na lang yun. May kasabihan rin ka sa Shari na kung talagang mahal mo, palayain mo. Pero kung ma'am, babalik sa'yo talaga yon. Pero ma'am, pinalaya ko na po siya, ma'am. Pangapat niya po yan na boyfriend eh. Sa pangatlo niya po doon na po ako nagsimula, pinalaya ko na po siya. Hindi na po ako nagparamdam sa kanya. Siya po yung kusa nagparamdam sa akin. Pang-apat na boyfriend. Marjorie, pang-apat na ito? Nakarelasyon mo? Yan. Hindi ba ito ang una... Ano ba? Kailan ba talaga kayo naghiwalay? May 22 po. Oh. Pumunta po siya dito ng Maynila, June 5. Oh. Pagka June 16 po, may boyfriend na siya. Taga Mandaluyong na lalaki. Kaya po ako napapunta dito sa Maynila. Kasi kakachat ko yung lalaki eh. Nagsabi sa akin yung lalaki na pag birthday niya daw magkikita sila. Kaya
Nagmadali po ako pumunta dito sa Maynila para pigilin po yung pagkikita nila. Ay nako, alam nyo, ito, ang unahin nyo na lang dapat talaga, no, na asikasuhin ay yung anak ninyo. Yun nga po sinasabi ko sa kanya, ma'am. Sabi ko sa kanya, kung ayaw mo talaga sa akin makipagbalikan, huwag ka muna mag-boyfriend. Sabi ko kasi ang mga lalaki, lalo na pag malaman ko anong totoo mga ugali. Baka mabuntis ka ulit, Marjorie. Paglalaruan ka lang. Yun po sinasabi ko sa kanya, ma'am. Tama ka rin naman dun. Hindi niya iniisip, ma'am. Ako nga, na pinagsilbihan siya, nagawa niyang ipagpalit. Yun pa kaya, ganun din po yun ang isipin ng lalaki na yun, ma'am. Na may nagmahal nga po sa kanya na lalaki, pinagpalit niya. Yun pa kaya. O Marjorie, anong masasabi mo? Dapat po, tsaka po kasi ma'am, hindi po siya pinapaintindi ng magulang niya. Pinabayaan lang din po talaga ma'am, siya na gawin yun. Damay magulang ko dito ha? Hindi ko din nadamay magulang mo kung tinuruan kanila ng maayos. Huwag mo idamay magulang ko dito. Actually sir, that hindi mo talaga din nadamay yun. Kasi ma'am, dapat nga sila dapat magsabi nun eh, na huwag mo gawin niya, may pinagdadaanan kayo ng asawa mo. Paano kung mabaliw asawa mo, magpakamatay asawa mo, dapat sabihin nila ng ganun. Ito, usapang mag-asawa kasi yan. Okay, so sa inyong dalawa yan. Opo. Nasa tamang edad na kayo. Ang mga magulang pwede maging gabay, pero hindi rin natin mapipilit kung ano yung dapat nilang gawin na sasang-ayon sa gusto mo. Ngayon, ang wanted sa radyo, tulad ng sinabi nga ni Shari, ay mamamagitan para bigyan kayo ng pagkakataon na mag-usap. At yun ay dahil sa kapakanan ng anak ninyo. Ang hinihingi mo 3 araw, parang hindi naman kaya ng wanted sa radyo yon. Parang labag naman sa kabutihang asal yon. Marjorie, okay lang sa'yo kung kunwari mag-schedule tayo. Mag-ano kayo, araw naman, mananghalian kayo hanggang hapon, mag-usap kayo, mga 3 oras, may reporter na kasama para maging witness. Diba? Okay lang ba yon, Marjorie? Pag-isipan ko po. O tina mo, kanina pumayag na si Marjorie eh. Natakot na yata ulit. Marjorie, para lang sa anak ninyo, para mapag-usapan ninyo kung paano rin siyang makakadalaw, paano niya makikita yung bata, paano niya makakausap. Ma'am, pwede naman po siguro dito na lang yung pag-usapan eh. Ayaw ko lang po talaga makipagkita lang sa kanya. Oo. Ayaw mo makipagkita dito talaga? Dito lang sabi ko sa kanya, pwede naman po siya magsustento sa bata. Pero yung sabihin niya talaga makipagbalikan sa akin, hindi na po. Din sa ginawa niya, sobra-sobra na din pagpapahiya niya sa akin sa maraming tao. Paano ba yan, Jerome? Ayaw talaga eh. At pinagbabantaan pa niya ako niyan, ha? Oh. 2 beses pa. Ano? Na, at sino pa yung gusto bumalik dyan? Anong gagawin daw niya sa'yo? Ano yung banta niya? Gusto niya akong patayin po. Ay, patayin sa pagmamahal. Kasi sabi niya po sa akin, nung nagsama ano? Kami, sarap ko daw patayin. Tapos sa marami pang tao, doon pa ako nagtatrabaho dati sa lugar namin. Ganito po kasi yan, ma'am. Bago po kasi yon. Okay na po sana ang setup namin, ma'am. Hiwalay kami. Kasi binigyan ko na po ng space yung isa't isa sa amin. Para makapag-isip-isip po talaga kami, ba? Ngayon, yung naging setup po namin, yung bata, sa umaga, sa akin. Sa gabi, sa kanya. Ganon po yung setup, ma'am, Ngayon, yun ang nangyari po, ma'am. Mga ilang araw lang, 4 na araw niya lang pinatikim sa akin na kasama ko yung anak ko. Ah, o yan tapos, na nga ba sinasabi ko siya? Bigla na po nawala yung anak ko. Okay. So, uulitin ko ha. Dahil may anak kayo, ano bang gusto niyo? Wanted sa radyo ang mamagitan o ipa-DSWD namin kayo? Gusto ko lang po, ma'am. Magkaayos kami, ma'am. Mag-usap na lang muna kayo. Kasi, yun nga, tinan mo, ang bata, niwala sa inyong dalawa. Walang magulang. Hindi directly na ang magulang. Ang mga magulang ang dapat na siyang nagiging gabay sa mga bata. Kaya rin po ako lumapit dito, ma'am, kasi gusto ko po talaga umuwi sa Cebu. Gusto ko na makasama ulit anak namin. Mag-usap muna kayo. Mag-usap muna kayo. Kasi hindi kayo kasal eh. Pag hindi kasi kasal, nasa babae ang may karapatan na humawak na magkaroon ng kustudiya ng bata. Kaya nga po gusto ko umuwi sa kanila, ma'am, para kahit pa paano malapit po ako sa anak ko doon. Tingnan natin kung anong magagawa at mag-usap muna kayo ni Marjorie. So, Shari, ano? Date? It's a date? Yes, attorney. Pwedeng-pwede. Dapat it's a date. Date na muna. Opo, siguro pero kasi hindi naman natin ginagawa. Bibigyan natin ng pagkakataon si Marjorie. Hindi naman agad-agad. Yes. And okay? Klaruhin lang natin, attorney. Hindi naman natin to ginagawa. Siguro kung
para sa kanila, para din siyempre sa mga anak. Para ito sa anak, sa bata. Mm-mm. 3 years old, kawawa naman, wala ang mga magulang sa tabi niya. Huwag kayo basa-basa siguro mag-desisyon ng para sa inyo lang. Mas maganda, kapag nagde-desisyon kayo, meron pa rin, nakalaki pa rin doon yung anak ninyo. Di ba? Me, alam mo naman, nagsisi na talaga ako na sobra. Ikaw na mismo nagsabi niya, nakita mo sa mga mata ko. Tsaka alam ko, mahal mo rin ako. Hindi ka nagsisinungaling. Alam ko yun, ramdam ko yun nung nagkita tayo. Sa higpit pa lang ng yakap mo sa akin. Tsaka sa halik mo, alam ko. Mahal na mahal mo rin talaga ako. Pero may mga bagay lang talaga ako ng pagkakamali na siguro di mo matanggap. Kasi nga, kahit siguro sa akin, masakit din naman talaga yun. Mapahiya sa maraming tao. Tsaka, pero pag-isipan muna natin ng lahat, pwede naman tayo bumalik sa dati. Diba? Bumalik kang mag-isa. No, tayo, hindi naman bigla-biglaan lang naman naging tayo. Bakit hindi tayo bumalik sa dati? Ba't hindi mo ako hayaan manligaw sa'yo? Kahit ano, kung kiniisip mo na natatakot ako umarap sa pamilya mo, hindi ganon yon. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Tsaka gusto ko din humingi sa kanila ng tawad sa mga nagawa ko sa'yo. Oo, nagsubra na din ako dahil nasabihan kita na malandi. Kasi sa sobrang inis ko sa'yo, alam mo na may problema tayong kinakaharap pagdating mo dito, magbo-boyfriend ka. Sana inisip mo din ako kung anong mangyayari sa akin. Bilan mo na lang ako. Hayaan mo akong maging masaya. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo ako. At kung tungkol din naman sa bata, pwede ka rin naman pumunta doon ah. Pwede ka din magbigay ng sustento para sa bata, pero yung pakialaman mo pa ako, hindi na. At saka wala rin pag-asa na magkabalikan pa tayo kasi ayoko na talaga. Ilang beses ko ba sabihin sa'yo na ayoko na? Huwag mong ipagpilit sarili mo. At marami namang ibang babae dyan ah. Magsabi ka sa akin may boyfriend, bakit ikaw wala ka bang girlfriend? Di ba may anak din? May anak ka sa iba, Jerome? Wala po. Okay. Yun sinasabi niya po na girlfriend nung first boyfriend po siya. Bali may na kilala din po ako na babae. Tapos pinagbigyan po ako sa kagustuhan ko kasi pinagpipilitan ko po yung sarili ko. Naging kami po. Pero may anak na kayo nun? Opo. Tapos nung nakita ko po na nagselos po siya, iniwalayan ko din po kaagad kasi gusto ko makipagbalikan sa kanya. Di ganito na lang. Tingnan natin kung papayag talaga si Marjorie, mamamagitan ng Wanted sa Radyo, bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-usap, pero sa panahon na papayag si Marjorie kasi hindi rin natin pwedeng pilitin. Pero kung tungkol naman doon sa bata, pwede ka rin naman tulungan ng Wanted sa Radyo para makita mo yung anak mo. Pero ulitin ko, wala sa iyo ang kustudiya ng batang yon. Alam ko po, ma'am. Okay? Siguro sir, ang maipapayo lang din namin, kung maaari, tulungan mo din yung sarili mo. Kasi mahirap yan kapag ikaw na lang talagang nagmamahal sa inyong dalawa. Diba? Kahit pasabihin mong mahal niya ako, hindi niya naman pinapakita na mahal ka niya, mahirap din yan. Sa tuwing nagkikita po. Kaya nga sir, parang ang nangyayari kasi, pinapaniwala mo na lang yung sarili mo na mahal ka niya. Kasi well, in fact, hindi naman na niya ipapakita sa'yo na ayaw mahal na. Ka niya. At lantaran niya na, national TV, sinabi niya na ayaw niya na talaga. Kasi kung kahit papaano, mapipilit pa namin ni Attorney Aina si ma'am. Diba? Siguro maganda niyan, sir, tulungan ka din namin, no, na kung sakali, kailangan mo ng professional help. Andito kami, counseling. Diba? Para makamove on. At higit sa lahat, na mananatili kang ama ng anak ninyo. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala yun. Mm-hmm. Karapatan mo yun. So, dyan na lang, hanggang dyan na lang muna tayo. Anawagan na ako sa lalaki. Total. Wala na kami noon, tumigil ka. Total, pinili ka ng asawa ko. Sana, kaya mo gawin yung ginawa ko sa asawa ko. Alam mo kung gano'n kamal yung asawa ko? Pinagluluto ko yan. Pinag-aain ko yan. Pinaglalaban ng mga damit niya. Pamilya niya, pinaglalaba ko ng damit. Tsaka kung anong meron sa pamilya niya na okasyon, hindi ako nagpapa-absent. Palagi ako nakikisama, kaya sana ingatan mo yung asawa ko. Kung ano yung mga hindi ko nagawa sa kanya, kaya siguro ayaw niya na sa akin. Sana wag mo yun iparamdam sa kanya. Kasi kahit ano yung pagkatao niya, tanggapin mo kasi babae yan siya, mahalin mo sana.
yun lang ang iniling ko. Kaya lang naman ako nang gugulo sa kanya sa buhay niya dahil ayoko siya masaktan ng ibang lalaki. Ako naman ang next na mananawagan, Shari. Attorney. Jerome, deserve mo rin na magkaroon ng karelasyon na susuklian ang pagmamahal mo ng tulad ng binibigay. Pero ngayon, ma'am, di pa siguro dapat. Ah, hindi pa ngayon. Oo. Kasi pero ako mismo araw, nakakapanakit din po ako ng ibang tao. Balang araw. Ha? Balang araw. Shari, ano? Tsaka di po ako kagaya niya na gagamitin yung ibang tao para makamubun. Ay, huwag na natin i-ano yan. Kanya-kanya na yan. At Tatoyini, mag-news break muna po tayo. Okay. Okay, at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang programang ito ay hatid po sa atin ng family rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda air freshener, paboritong air freshener ng bayan ng Clean Fuel. Meron po tayong bagong Race 97 gasoline. Magpakarga na po sa mga piling Clean Fuel Station sa Race 97 sa murang halaga. Naka-power to the max ka na, kaya mag-clean fuel na po kayo. Quality fuel for less. And Sansone Plus Herbal Capsule Gold na mabibili naman po sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Magbabalik po ang Wanted sa Radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapid Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapid Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Pilipino. Kaya sir,
masama. Kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuting... At nagbabalik po ang Wanted sa radyo, ang kakampi ng mga inaapi. Ngayon naman po, attorney, para sa ating susunod na sumbong at aksyon, si Mr. Jonathan Quezon, na isa pong welder. At humihingi po siya ng tulong upang makausap po ang partner niya na sumama daw po sa isang lesbian. Halos mag-iisang taon na daw po kasi itong tulong. Hindi tumutulong sa gastusin ng tatlo nilang minor de edad na anak. Okay. Ang nireklamo po at ini ay si Rachel Namoko na isang OFW. Kasal kayo? Hindi po. Pero ang mga bata ay naiwan sa'yo? Opo. Gano'ng katagal na ang mga bata sa'yo at ilang taon itong mga batang to? Since po na iniwan niya po na mag-abroad siya, nagpaalam sa akin na ako daw maiwan sa mga bata dahil siya ang anong mag-abroad. Anong taon ito? Kailan ito? 2020 po. Mahigit kumulang mga tatlong taon na. Opo. Bago mag-pandemic, nakaalis siya. Opo. Pang ilang alis niya ito? Matagal na ba siyang... First timer niya po na pumunta sa... Abroad? Abroad. Sa Qatar. Ilang taon ang mga bata? Sa ngayon po ay nasa 8 years old yung bunso. Okay. Tapos yung pangalawa ay yung sumunod 11. Mm-hmm. Then yung panganay po ay 13 years old. Nagpapadala ba ng pera si Rachel dito sa inyo? Mula nung nalaman po namin na mayroon siyang karelasyon... Tapos nung tumakas siya sa amo niya sa Qatar, hindi na po siya nagpapadala. Tumakas siya sa Qatar, pero hindi siya umuwi dito? Hindi po siya umuwi sa amin. Bali, umuwi siya sa Pilipinas na hindi namin alam. Naka-block po kami sa Facebook. Naka-block? 1 year po mahigit. Okay. Pero kailan mo huling nakausap si Rachel? Mga July po. Nitong taon na ito? Hindi po. Lang? Nung nakausap ko siya. Then,
itong hindi po siya nagpaparamdam na bumalik, pumunta pala sila sa ibang bansa din sa Singapore. Nag-contact sa amin itong taon na to. Nag-add friend siya sa akin. Inaccept ko naman. Kaya akala ko na okay na. Hindi, baka nakonsensya siya sa mga anak. Tinanong ko siya kung bakit ngayon ka lang nagparamdam? Mahigit isang taon na. Hindi ka nagparamdam sa mga anak mo. Sabi ko, hindi ka ba baka tulog sa konsensya sa mga anak mo? Sabi niya, sarap ng tulog ko. Ang ginawa ko po, ma'am, in-unfriend ko siya. Rachel, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, ma'am. Ikaw ang inireklamo niya dahil mahigit isang taon na ni Honey Ho, wala silang naririnig sa'yo at mukhang hindi ka naman nakakatulong at nagpapadala ng sustento para sa mga bata. Tama ba ito? Hindi po. Lahat ng sinabi niya, mali. Okay. Kasi mali yan po. Unang-una, bakit po ako nakapag-desisyon na mag-abroad? Kasi wala siyang trabaho ilang taon. Wala siyang trabaho. Puro kami utang dahil pinapautang niya ako. Ilang lindeng ang sinalihan ko. Linggo-linggo yun, naniningil. Anong pambayad ko? Wala siyang trabaho. May trabaho siya sa Palawan, nag-security yan. Hindi yan tumatagal kasi lahat nakakaaway niya. Marami na yung pinasok ang trabaho, hindi tumatagal. Hindi tumatagal yan. Ngayon, nagdesisyon po ako na umalis ng bansa para magtrabaho para sa pamilya. Ngayon, mula pagdating ko sa Qatar, may resibo ako. Hindi pa ako umabot ng isang buwan, may padala na ako. Buong buwan ko, pinadala ko. Kanino mo pinadala? Sa kanya lahat, ma'am. Lahat ng pangalan na sa kanya. Mula November, December, unang sahod ko, December 2019, may resibo ako. Hanggat April 2023, last na padala ko. Alam mo kung bakit, ma'am, na hindi na ako nakapadala ng June. At alam niya yan. Yung kasama ko, apat kami nakatulong doon sa employer ko. Yung kasama ko, years na ako eh, tapos na ako eh. Yung kasama kong bago lang, 6 months pa lang, ginahasa siya ng maniho. Yung maniho na yon, ako yung kasakasama, kasi yaya ako ng dalawang bata eh. Araw-araw doon sa maniho na yon. At yung maniho na yon, Pakistan po, Pakistan. Ah, okay. Oh. Jonathan, nagpapadala naman pala ng pera hanggang noong April. Lahat ng resibo, ma'am, meron. Ito po, ma'am, resibo ko, ma'am. Jonathan, ha? Magkanong napapadala mong pera, Rachel? Ma'am, una, lahat ng sahod ko, depende sa palitan, may 20,000. Oo. 20 plus. Pag mababa, 18, 19. Itong huli, itong April. Pag mababa ng 30, may 30. Kasi yan, hingin yan. Laki na katawan yan, ma'am. Ang laki na katawan, walang trabaho yan, ma'am. Diyos grabe ko. Kasi sinungaling. Excuse me. Jonathan. Ma'am, hindi po totoo. Sinungaling po talaga yan. May resibo siya eh. May resibo po ko hawak, ma'am. Ganito po yung sabi niya, ma'am. Nagtanong siya ako sa akin, ma'am, na sabi niya, yung bahay ba natin? Magkano na ba yung nagastos natin? Sabi ko, may resibo po tayo dito. Pag-uwi nyo na lang kasi ikaw, malapit ka na mag-finish contract. Hindi ko po alam, ma'am, na nag-extend siya. Nalaman ko po, ma'am, na may karelasyon siya na tomboy kasi nga yung nagkwento yung kasama niya, nag-chat sa akin na sabihin niya yung totoo na ito pala may karelasyon doon na tomboy. Ngayon, ma'am, yung pina-extend siya ng 2 months kay January siya mag-finish contract, pina-extend siya ng 2 months, so March. Pagdating ng March po, ma'am, may ticket na po siya. Pinapauwi po siya sa amo niya. Ngayon, ang ginawa niya, ma'am, kasi nga umiyak yung tomboy, pinaribok niya yung ticket. Hindi siya umuwi. So yung April May, hindi na para sa amin yon kundi para sa kanila sa tomboy. Pero inaamin mo at tinatanggap mo na nagpapadala naman ng pera. Opo, ma'am, nagpapadala siya po, ma'am. Sandali lang ha, hanggang April. April lang po, ma'am. Okay, sige. Eto naman ngayon. Ma'am. Rachel, so ano nangyari? Ikaw ba'y nag-extend? Nag-break contract ka ba? Ano bang estado mo ngayon? Nasaan ka ba ngayon? Andito ko sa Singapore, ma'am. Dumating ako dito February. Ngayon, Singapore, lahat gastos mo. Siyempre, habang nag-a-apply ako, umuwi ako ng Pilipinas, ma'am. Sinungaling yan, ma'am. Nagkausap kami sa barangay. Pumunta ako ng barangay. Hindi yan tinanggap ng barangay kasi walang respeto. Ang sabi ng kapitan, walang respeto yan sa barangay, ma'am. Yung lalaking yan, walang respeto sa barangay. Barangay kapitan mismo ang nagsabi. Hindi nire-respeto kasi puro reklamo sa kanya sa barangay kahit tumawag pa kayo sa barangay. Ngayon, nagpunta, idiretso daw sa police station. Numiretso kami sa police station. Ang sabi ng police station, bakit hindi kayo nagsama ng lalaki? Sabi ko, bakit kami kailangan magsama ng lalaki? Bunga nga niyan para sobra pa sa babae.
Ngayon, nagpunta kami sa Women's Death. Ano sabi ng Women's Death? Ma'am, ano ba reklamo? Ma'am, gusto ko lang sana makausap yung mga anak ko, makasama ko, mahiram ko. Galing okay. ko ako abroad. Uh-huh. Ang sabak pala sa pakiramdam na ganito. Hindi mo makasama kahit ganun ang nangyari. Hindi talaga niya pahiram, ma'am. Ngayon, sabi ng Women's Death, bakit? Ilang, pang ilang asawa ka ba? Isa? Pangalawa? Pangatlo, pang-apat, yun bang yun ang sabi ng Women's Desk? Kasi may reklamo siya doon. Unang asawa niya, may tatlo siyang anak. Asaan? Wala siyang sustento, ma'am. Dapat may ibang asawa ka ba? May asawa po sa una, ma'am, pero hindi po niya masabi, ma'am, na wala, hindi ko nagsusinto kasi nagbigay po ako. Ito po, ma'am, kasi ikaw, Kil, makinig ka, ha? Ikaw ang kapal ng mukha mo, ha? Alam mo, ma'am? Sinungaling ka talaga. Ayaw mo talagang makinig. Ano mo, puro, alam mo, para mapagtakpan lang yung mga kasalanan mo. Sanali lang. Sanali, isa-isa lang. Kasi hindi magkakaintindihan kasi eh. Kasi ito, ma'am. May asawa ka. Dati po, ma'am. Kasal ka doon. Kasal po ako, ma'am. Hindi kayo na-annul. Hindi kayo nag-legal separation. Mayroon wala. Po kami, ma'am, mapirmahan sa barangay, ma'am. Ay, wala po. Wala yan. Walang, walang ano yan. Ha? Walang visa yan. Oh. But, hindi ko maintindihan bakit yung magpirmahan sa barangay pagkakasal kailangan sa korte. But anyway, ibang usapan na yon, di ba? So, may anak ka rin doon. Opo. Nakikita mo ba yung mga anak mo doon? Opo, ma'am. Ilang taon na yung mga bata doon? Malalaki na po yung ma'am eh. Mga binata na po yun. Mga binata lumaki na. Lumaki, wala siyang bigay. Nako, ngayon, Rachel, iniwan mo yung mga bata dito sa kanya. Tama? Yes, ma'am. Yes, kahit ma'am. Na hindi kayo kasal, okay? Nasa kanya yung custody ng mga bata. Tsaka kasi yes, may edad na. Okay? Mm-hmm. Pero sa totoo lang, kung kunwari hindi kayo kasal, tapos nasa pangalan mo ba, apelyido mo ba, Rachel, ang mga bata? Apelyido niya, apelyido ko, middle initial apelyido niya. Ang punot dulo nito ay dahil simula Abril, hindi kayo nakakatanggap ng sustento. Tama? Oh, hindi na po, ma'am. Hindi na po, ma'am. Kasi yung April, ma'am, hindi niya kinuha yung sahod. Nandyan pa sa chat, ma'am. Nandito pa sa akin. Sabi niya, tatakas na kami ngayong bukas kasi nga baka taniman pa kami ng sa amo namin. Mm. Talaga kailangan kaming tumakas. Yung sahod namin hindi na namin kukunin itong buwan ng April. So, yung natanggap namin March pa yun, ma'am. Yun yung extent. Sige, okay. Pero, ang dito sa sinasabi ni Rachel, February pa lang, nasa Singapore ka na. Yes, ma'am. Kailan ka tumakas from Qatar? Ramadan, April 2022. To. Ano ang nangyari sa'yo between April 2022 at saka nung nakalipat ka? Kailan ka nakalipat ng Singapore? Umuwi ka muna dito. Okay, ma'am. April 2022, stay ako ng Philippine Embassy. Okay. Solo shelter 3 yes. months. Walang okay. nangyari, walang sweldo. Yes, walang, okay. Walang pera. Nag-decision ako kasi walang ano yung agency yes. ko eh. Uh-huh. Nag-decision ako na magpa-deport. Dineport ako, hinatid ako sa police station, nakulong ako bago ako hinatid sa deportation. Nakulong ako, bago ako na hinatid sa deportation. Para lang makauwi ka. Travel doc ang gamit ko, para lang makauwi ako kasi nanggalaiti na yan, na magugutuman daw sila, ma'am. Ma'am, okay. Magugutuman. Nabubuhay ko nga yung anak ko na hindi ka na nagpapadala. Nauwi ako ng Pilipinas katapusan ng July. Okay, katapusan ng July. Alam ba ni Jonathan na nakabalik ka na ng Pilipinas noong July? Alam niya nakauwi ako ng Pilipinas. Alam niya na nakauwi ako ng ganon. Okay. Nakausap kasi, mo ba ang mga anak mo at nakita mo sila noong July? Nakita ko sila, ma'am, doon sa DSWD at pilit kong hiramin, ayaw niya ipahiram. Sinungaling nga, magkausap kami sa... So ibig sabihin, nagkaroon kayo ng barangayan. May pirmahan kami doon. Ma'am, surprise lang po, ma'am, nangyari, ma'am. Surprise lang po. Kasi nga, ganito po, ma'am. Three days, umuwi, nabalitaan ko, ma'am, yung message po, sandali lang, Rachel, ma'am. Ha? Sabi mo kanina, hindi tayo nagkausap. Sinungaling at sinungaling. Sandali lang, Rachel, ha? Bigyan ko rin ng pagkakataon si Jonathan. So, Jonathan, nag-usap kayo, DSWD. Ma'am, surprise po, ma'am. Hindi ko expected na nandun din pala sila sa DSWD noong time na yon. Kasi po, ma'am, nalaman ko lang po, ma'am, na umuwi siya sa Pilipinas nung nag-chat yung live-in partner sa tomboy na lesbian niya. Na nandito na yun sa Pilipinas yung asawa mo. So, alam ko, ma'am, 3 days o 2 days o 3 days na dumating siya, nag-stay siya dito sa Maynila. Okay. 2022 ito ha, last year, ma'am. Okay. Last year po yan, ma'am. Ngayon po, ma'am, umuwi siya sa amin, ma'am, sa probinsya. Nagbilang ako ng araw, mga 7 days din. Di pumunta na po ako ng ano, ng DSWD. Daladala ko yung mga anak ko. Okay. Oh.
Nung pumunta ko ng DSWD, sinabi sa akin ng DSWD, nandito yung asawa mo. Okay. Di, nandun sa police station. Di, pumunta rin kami ng police station. So, yung time na yun, ma'am, hindi ko alam. Nagkaharap, surprise lang po. Okay. Nung nangyari. Nung nakita nga niya, ma'am, yung mga anak, ma'am, na umiiyak, pangiti-ngiti lang yan, tinatawanan lang yan, yung mga anak ko. Tinatawanan lang. Ganito, ma'am. Ang gusto ko lang, ma'am, kaya ako lumapit sa barangay, lumapit sa police station, lumapit sa DSWD, bilang isang ina. Gusto ko makasama yung mga anak ko. Anong ginawa niyan? Brininwash niya ang mga bata. Kahit man lang sumama sa akin at gusto ko mapasyal at isama doon sa bahay ng tatay ko, ayaw niyang payagan, ma'am. Gusto niya papuntahin ako doon sa bahay na tinutuluyan niya. Bakit ako sasama? Eh, dati niyang asawa, binugbog niya. May record niya sa Quezon City, binugbog niya. Bakit ako sasama kung gagawin sa akin yun? Oh, si Pork sinungaling talaga ito. Oh, anong dami. Sinungaling? Okay. Ganon talaga, ganon talaga ang mga taong may ginagawang kasalanan. Sandali lang ha. So ngayon, ngayon ganito ha, kasi hindi kayo kasal, di ba? Hindi kayo kasal, di ba? So ang habol mo lang is yung sustento. Hindi po, ma'am. Dapat sana sa niya, ma'am, mapadeport kasi po may post siya, ma'am, sa Facebook na nakita sa mga anak niya na naghalikan sila sa tumboy. Nakita mismo sa anak niya tapos nakalagay pa doon, ma'am, sa Mrs. Ma'am. Gayahin niyo kami, ganito ginagawa namin sa mga lalaki. Ma'am! Sana ma'am, nakaabot na ako ng NBI niya, nakaabot ako ng City Hall niya, namit, hinak yung account na yan, ginawa na yung account na yan. Kasinungalingan, grabe kasinungalingan. Dalawang NBI ang pinuntahan ko, para lang malinis yan. Sino bang ina na mag-post na ganyan na may mga anak na matakpan? Oh, sus! Ina na magpadala ng pera? Sige. Kung may balik palang iwan tayo. So, ibang usapan rin yan, ha? Hindi lang po nakuha, ma'am, kasi... Sandali lang, ha? Kasi gusto ko lang ulit i-establish, ha? Hindi kayo kasal. Hindi po. Hindi kayo kasal. Okay. May ibang asawa ka, pero may mga anak kayo. Opo. Ako, actually, ang iniisip ko dito is yung mga bata. Unang-una, Jonathan, hindi mo pwedeng ipagkait sa nanay nila. Ha? Ano lang yun, ha? Para lang klaro tayo ba, na may karapatan rin yung ina. Lalo na dahil hindi kayo kasal. Ibang usapan rin kung may karapatan ba siyang ipagpatuloy ang pagiging ina niya ayon dun sa mga nakita mo sa Facebook, yung mga ganun. So, ibang usapan rin yun. Pwede kang magsampa doon ng kaso para yung kustodiya ng mga bata ay mapunta sa iyo. Dapat niya kasuhan siya, ma'am. Kasi nga, ano yun eh, dapat hindi sana ipinapakita sa mga bata yun, mga ganun. Kasi nga nakaka-ano yun sa mga bata, nakaka-distract din yun sa pag-aaral nila. Open. Ang Facebook, open. Lahat nandiyan. Mahahack ang account. Maraming basis na akong nakikitang nahahack ang account. Mas maganda ngayon, lumapit. Masaya nga ako na lumapit dyan kay Sir Rafi Tulpo. Alam mo bakit? Wala kang ibang pinapakinggan, sarili mo lang. Ang tapang mo, lahat, pinsan mo, kachap ko, pinapatigil mo. Huwag mo sagutin yan, si Rachel, huwag mo sagutin yan. Kasi ikaw, tumatalon ka, hindi mo sabihin yung totoo. Dapat, ma'am, ang tanong ko sa'yo, bakit mo pinaribok yung ticket mo? Makinig ka muna, bakit pinaribok mo yung ticket mo nung time na kinuhaan ka na ng ticket sa amo mo? Tapos sinabi mo sa akin, sinabi mo sa akin na hindi ka kuhaan ng ticket sa amo mo hanggat walang kapalit sa'yo na katulong. Pero bakit pinaribok mo nung time na yon? Nagsinungaling ka. Ma'am, na pinaribok mo yung ticket mo, na iniyakan ka lang sa tumboy, hindi ka na umuwi sa mga anak mo. Tapos sabihin mo, mahal mo yung mga anak mo, na hindi mo nga inuwi yung mga anak mo, pinaribok mo nga yung mga anak tan. Sobra. Sinabi mo lang ngayon yan. Kasi alam mo ba, nakuhaan ka ng mga ebidensya. Nandyan na, nandito lahat ng mga ebidensya. Kaya ayaw mo talaga aminin yan. Kasi dati pa, sinungaling din ka. May anak din to, ma'am, sa una, ma'am. Kung yung sasabihin, ma'am, may anak, iniwan din niya, sumama lang din sa akin, iniwan niya na may sakit pa yung anak niya, 3 years old. Kung bakit, doon sa DSWD, ma'am, sinabi ko rin doon na, ma'am, kung bakit ayaw kong ibigay ito yung mga anak ko kasi alam ko yung ugali nito, hindi marunong mag-alaga. Kung matanong na talaga yung mga anak ko, ma'am, ng anak ko, ma'am, na kung sino mas maalaga sa amin dalawa. May anak ka rin sa ibang lalaki. May asawa ka ba dati? May asawa ka ba? Ganito yun, ma'am. Alam mo kung bakit ko napabayaan yung anak ko? Sanali. Dahil may asawa siya. May asawa. May anak ako isa. Wala, hindi ako kasal. Hindi ka kasal. Hindi ka kasal. May anak ka. Nasaan yung anak mong yun? Nasa tatay ko. Nasa puder ng mga magulang ko. Okay. Ngayon, ako ang nagsustento, ma'am. Ngayon, ako ang nagsustento dahil magka-college na siya. Okay. Ako ang nagsustento. Ngayon, pauwiin niyo man ako, isama niya sa sustento. Siya ang magbubuhay sa amin. Siya ang lalaki dapat eh. Walang problema yon.
Ako, ginawa ko ha, ginawa ko lahat ang sa'yo, hindi mo nagawa yung sa pag-aalaga sa mga anak natin. Ako, nung iniwan mo, nung tinalikuran mo ang obligasyon mo sa anak mo, nung nalaman ko na, nalaman ko na nagloko ka nung tinalikuran mo, daladala ko yung mga anak ko kahit pandemic nung time na yon. Hirap, end of the month, alam mo yon, end of the month, kaya sabi mo sa akin, Tan, kahit na hindi ka magtrabaho, ipapadala ko lahat yung sinasahod ko, alagaan mo lang yung mga anak natin. Di ba yun na sinabi mo? Alagaan mo yun. Pero ang ginawa ko, ma'am, ang ginawa ko, ma'am, 3 months pa lang siya, ma'am. 3 months pa lang siya sa abroad. Ang ginawa ko, ma'am, marami kasing nagpapagawa doon sa akin nung time na yon ng tricycle. Ako talagang pinakita ko, ma'am, na makatulong ko kahit nandun lang ako sa probinsya namin, na nasa ibang bansa siya. Okay. Tumutulong ako, ma'am. Nakabili na ako ng lupa, ma'am. Okay. Bili ako lupa, bahay. Nagtayo ako ng bahay. Kailan ka ulit nakapagpadala ng pera? Ma'am, salary deduction, 3 months. Layo na sagot, oh. 3 months ako salary deduction. Wala akong sahod. Wala kang sahod. Sige. Pagod mo na bago ka magkasahod. March, months. So February, yung buong February, March, April. May, Mayo, nakapagpadala ka na ba? Nakasahod ako, ma'am, June. Ayan siya, ma'am, doon sa probinsya, kahit nag-a-apply pa lang ako ng trabaho, nagpadala ako ng grocery. Anong ginawa niya, ma'am? Pinost niya sa Facebook. Ito lang yung napadala niya, bigay niya sa mga anak niya. Yun lang ang pinost pa niya, ma'am. Yun lang daw ang ibigay so, ko. So, June, sanali lang, June, nakapagpadala ka. Nagpadala ba ng June? Hindi po, ma'am. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi daw sila nakatanggap. Kanino mo pinadala? Itong 2023, nagpapadala ka? June. Ma'am, grocery po. Anong grocery? Hindi ko tinanggap nung nireklamo na kita. Ito lang nagpapadala ka na nireklamo kita. Na September 12, itong buwan na to, September 12, saka ka na nagpapadala ng kalahating kaban. Sumusweldo ka na ba dyan, Rachel? Nakakasweldo ka na dyan, Rachel? Yes, ma'am, nagsweldo na po ako. Pero kinunta ko siya nung August, doon sila sa Maynila, dyan sila sa Maynila, kasama yung mga anak ko. Ayaw niyang ipakausap sa akin. Ano pa gusto niya? Ayaw niya talagang ipakausap sa akin kasi gusto ko maibigay ka, ma'am. Papasok ka na, ma'am, eh. Gusto ko maibigay yung gusto ng mga anak ko. So, pero hindi ako magpapadala sa kanya ng pera. Pera, okay. Ma'am, hindi talaga yan, ma'am. Okay. Ayaw ko na talaga. Sige, ayaw mo rin ng pera. Ma'am, hindi po ganito, ma'am. Ano bang gusto mo? Ganito po yun, ma'am. Dati po, ma'am. Pauwiin po talaga yan, ma'am. Dati po kasi, ma'am. Anong kaso natin? Yung pag-abandon sa mga anak, ma'am. Mga ilang mahigit isang taon na. Na hindi niya pinadalan. Ma'am, bumili siya ng motor. Bumili siya ng motor, ma'am, sa anak niya. Na yung sa una niyang anak. Ang nakikita ko, ma'am, na unfair siya. Kahit naman piso naman sana pinadalan yung anak niya. Isang ballpen, isang lapis, dalawang enrollment, hindi na nagpapadala yan. Kahit naman lang, idinaan mo lang sana sa kamag-anak mo kung ayaw mo sa akin na idaan dito sa akin yan, walang problema. Kung dinaan mo lang sa pamilya mo, ginawa mo sana yan. Okay, yun din ang sasabihin ko sana. Mali ka eh, dyan ka mali eh. Sandali lang, Jonathan. Ayaw tumigil yan ang mami. Sige, Rachel. At hindi rin yan makikinig, ewan ko kung sinong pakinggan yan. Ma'am, ang ganito lang sana ang gusto ko. Ano naman ang gusto mo? Tanggapin niya ang ibigay ko sa mga anak kong grocery, hindi pira, grocery. At ipahiram niya sa pamilya ko doon sa anak kong, sa kapatid kong dalaga, ipahiram yon, magpapadala ko ng pera para i-shopping yung mga anak ko. Okay. Kawawa yung mga anak ko, kawawa. Nang dahil sa kanya, pinipigilan niya, pinagkait siya sa akin. Okay. Artistahin talaga to. Nasaan ba ang mga bata ngayon? Nasa probinsya po, ma'am. Kasi po, nag-aaral po, ma'am. Pinaaral ko. Okay, kanino mo iniwan? Sa mama ko po. Bago po ako umalis, ma'am, inanda ko muna yung pangangailangan na lahat sa school. May trabaho ka naman ngayon? Sa ngayon, ma'am, wala. Kakauwi na namin ng August, ma'am. August 14, umuwi po ako. May trabaho po ako dito sa... Kasi po, ma'am, naisangla na yung... Ano wala ka bang trabaho ka dito sa Maynila? Opo, ma'am. Nagkatrabaho po ako, ma'am. Okay. Daladala ko yung mga anak ko, yung tatlo. Ang hirap lang kasi, ma'am, kasi half day lang yung ano dyan, pasok sa mga anak ko. Half day. Ngayon, ma'am, ang mahirap lang doon, ma'am, kasi nga yung mga anak ko, kailangan talaga na matutukan ko rin. Kaso lang, nasa trabaho ko, mahirap, ma'am, kasi mag-isa lang ako, ma'am, eh. Okay, ganito. Walang mangyayari. Ako, ang sa akin lang ha, hindi kayo kasal. May kanya-kanya kayong mga karelasyon noon. Ikaw, may mga anak ka rin sa iba na dapat na nasusustentuan mo. Ikaw rin, Rachel, meron kang anak na dapat mong sustentuan sa una mong nakasama. Okay? Totoo, meron. Ang mahalaga ay hindi mawalan ang mga bata ng magsusustento sa kanila at ikabubuhay nila. Okay, para sa akin, prioridad na ang mga bata ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Maghahanap tayo ng paraan ngayon para
Ikaw, Rachel, makakapagpadala ka ng pera pero ayaw mong ibigay kay Jonathan. Ayaw po, ma'am. Kahit piso dyan. Grocery, pwede. Magkaroon ng account o ibang tao na hahawak ng pera para yung mga bata ay patuloy na makakapag-aral, may maayos na kinabukasan, at kung magbibigay nga naman siya ng grocery, eh, bakit naman hindi mo tatanggapin? Pagkain yan, para yan sa mga bata, hindi naman para sa'yo. Naghihintay po kasi, ma'am. Naghihintay po yung mga bata, ma'am, na magpapadala siya. Okay, sige, ganito. Kung ano't ano man na mapapaniwalaan natin, mahirap talaga mag-abroad. At alam ko rin na pag Singapore, iba ang style kasi sa Singapore, ha? Kung noon hindi siya nakapagpadala, okay? Sige, i-ano natin yun. Isantabi natin yun. Pero ngayon na meron siyang maipapadala at para naman sa mga bata, tanggapin natin. Grasya pa rin yun. Di, ma'am, nung, hindi ko lang tinanggap yun, ma'am. Nung may kaso na siya, ma'am, na nagreklamo na ako. Kasi nga, ma'am, paano ko naman, ma'am? Paano ko naman, ma'am? Ano kasi, ma'am? Alam mo, isa din dyan, attorney. Maganda lang din po kasi dyan. Sir, tulungan niya din si ma'am. Siguro maganda din. Magtulungan kayo. Kasi, sir, sama yung sinasabi ni ma'am. Tulungan niya din. Huwag niyo din po kasi iasa sa kanya lahat. Ma'am, tumutulong po ako, ma'am. Opo, kumbaga, sir. Hindi, sir. Kumbaga, huwag niyo yung iasa sa kanya lahat ng sustento. Kasi, sir, baka naman kahit papaano, nahihirapan din si madam. Baka ang inaantay nyo lang talaga yung pera niya. Hindi po, ma'am. Hindi po, ma'am. Gumagawa po ako ng side income. Ano pong trabaho nyo ngayon, sir? Sa ngayon, ma'am, wala akong trabaho kasi kakauwi lang ng ano eh. Inuwi ko yung mga anak ko, bumalik lang ako dito para ireklamo to. Ipa-deport ko sana yan, ma'am, kasi wala namang magandang tinuro. Pag pina-deport, sir, ano pong mangyayari sa mga anak ninyo, lalo na siya po yung inaasahan niyo? Ako po magtatrabaho, ma'am. Ako po magtatrabaho para sa mga anak. Kasi mo po, ma'am, ito, ma'am. Saan? Noong nagharap kami, ma'am, sa, teka muna, nagharap po kami, ma'am, sa police, ma'am. Anong nag-surprise kami doon? Sasabihin ko sa iyo. Di-judge ako sa, nag-judge to sa akin, ma'am, yung ano niya, ma'am, eh. Ayusin na lang natin. Wala lang nangyari, eh. Na hindi na ako makabuhay sa mga anak ko, ma'am. Ngayon, ginawa ko ang lahat. Na kahit hindi siya nagpapadala, ma'am, mahigit isang taon, ipinaaral ko yung mga anak ko, inaalagaan ko yung mga anak ko, hindi ko pinapabayaan. Kahit wala siya, kaya kong buhayin yung mga anak ko kahit hindi siya magsustento, ma'am. Ang sa akin lang, ma'am, yung pinupost niya, ma'am, pinupost niya, na nakabili siya ng motor sa anak niya, pinupost niya sa Facebook. Samantalang yung anak niya hindi niya mabigyan. Huh? Okay, hindi natin mahirap kasi yung mga akusasyon na ganyan, ha. Na at saka yung makikipag-agawan tayo ng kung anong binibigay doon sa isa, doon sa kabila. Gusto rin naman niya magbigay. So doon muna ako sa gusto niya magbigay, nagpadala ng grocery, kung ano't ano man, grasya 'yon. Tanggapin natin at para sa mga bata 'yon, ha? Doon muna ako, ha. Doon muna. Na wala namang mawawala. Hindi naman mababawasan ang pagkatao mo kung tanggapin natin yun para sa mga bata. Kung kailan po, ma'am, nakakaraos po na yung mga bata mo sa kanya magbigay? Ganito. Hindi nga siya makapagbigay noon dahil wala nga siyang trabaho. Bakit hindi siya umuwi, ma'am, para alagaan din yung mga anak niya, para makapaghanap din ako, anak buhay din ako ng maayos, ma'am? Bakit siya hindi siya umuwi? Ma'am, ayun ang tanong ko sa'yo, bakit hindi niya kayang alagaan yung mga anak niya para ako ang maghanap buhay nung time na... Alam mo ba yung chat sa kanya, ma'am? Hindi, kasi di ba nga kaya nga siya umalis dahil wala kang trabaho? Oo, ma'am. Pinag-usapan namin na aalis ako kasi hindi talaga mababaon tayo sa utang. Anong sinabi niya? E paano naman ako? May pangangailangan din ako. Ano naintindihan ko, ma'am. Anong daw sabi niya? Magpapasakot siya sa akin pagbantay sa mga anak ko. Ano ang sabi? Kasi kung tutuusin, sir, pwede siyang magbigay ng pang-alaga niya doon sa mga bata. Wala kang mabibigay, wala kang trabaho. Oo, tsaka sir, kasal kayo sa una niyo asawa, ha? Tandaan lang natin yan. Hindi kayo kasal. Wala siyang obligasyon sa iyo sa totoo lang. Wala, sa mga bata. Ma'am, sa mga bata lang itong habol ko, ma'am, hindi naman yung para sa akin. Sa mga bata. Sa mga bata lang naman ito. Kung bakit nandito ako, hindi ako magsakripisyo dito, ma'am, na maghantay, magsaan sa tabi lang matulog. Hindi lang yun. Sa totoo lang, pwede niya kunin yung mga bata, ha? Kasi hindi kayo kasal. Nagtanong na ako sa abogado, bako umalis. Pwede mo. Mga bata, nakuha ko talaga. Pero ano gawin ko, wala akong pera. Kaya ako nag-abroad ulit para makuha ko. Pag may pera na ako, kukunin ko yung mga anak ko. Okay. Hindi ko kunin mo na lang dahil ikaw, hindi ka nagpapagod sa mga anak mo kasi nga ako nag-alaga. Mula, since na iniwan mo maliit pa, may sakit sila o wala. Sige. Hindi mo naranasan yan. Hindi mo naranasan yan na wala kang tulog, mag-alaga sa mga anak mo pag may sakit. Ilang taon na po ba yung pinakamaliit na yun? 8. Ganyan, 8 na po, ma'am. Iniwan niyo, ma'am, 3 years old. 3 years old. Iniwan niyo po.
Okay. Sir, may sakit pa iniwan intindihin niya. Natin din, sir, no, na hindi lahat din, hindi din madali kasi kay madam. Hindi mm-hmm. madali din yung buhay din ng isang OFW. Kaya nga, sir, tinatanong ko po kung ano po ang solusyon na nakikita po ninyo. Kasi kami, sir, pwede pong magbigay ako, si attorney ng advice. Ako, ayoko siyang ipa-deport. Sa totoo lang, sir, ko. At wala rin po kayong karapatan. I think, magpa-deport. Well, ma'am. Ano yun, mahabang usapin yun. Pero, ma'am, kung hindi naman nagkalukusan na yan, ma'am, may hinaluan pa kasi ng kalukuhan eh. Kung hindi naman nag-post siya, ma'am, ng ano, ma'am, na sinasabi pa doon, nakikita sa mga anak niya. Pero nga, di ba, ang depensa nga niya ay na-hack yung account niya at na-report niya. Hindi ko kayo naman kayo ba, ma'am, naniniwala kayo na na-hack yung well, ano niya, depend, tapos kinuha ano yung picture niya, pinagdikit yung mukha nila. Matter of evidence na yan. Evidensya na ang kailangan doon. Kasi nung halingan niya. Kikiusap lang po ako. Sige. Ito lang yung po. Ito sige, lang po ang hiling po sana. Mm. Pasalamat ako na pumunta siya sa inyo, sa Raffy Tulpo. Sa nagpasalamat po ako sa Panginoon na pumunta siya dyan, kasi pinapakinggan. Ngayon, ma'am, ang gusto ko lang tanggapin niya yung binibigay kong grocery para sa mga anak ko. At ipapahiram niya dun sa kapatid ko na dalaga. Yun papadalan ko ng pera. Para ipa-shopping yung mga anak ko. At kung sirin, ibalik sa nanay niya. Pero ipahiram yung mga bata. Sige, Rachel, ganito ha. Kahit na wala kang susinto. Ang 110 sa radio. Natiis ko yun. Okay, Jonathan, sandali lang ha. Ang wanted sa radyo, ang mamamagitan, gagamitin natin yung opisina ng DSWD, yung City Social Welfare Officer, para yun ang mamagitan, para maasikaso yung mga bata. Ha? Maasikaso ko naman yung mga bata, ma'am, kahit nawala yan. Maasikaso na meron ring mapapadala si Rachel. Kasi karapatan niya yun bilang ina. Okay? Hindi natin pwedeng tanggalin sa mga bata kung ano man ang grasya na kayang ibigay ng nanay nila. Walang problema po yan kasi matagal pangit po. Yun ha, pangit yun na parang pinagkakait mo sa kanila. Hindi maganda yun kasi hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung mga bata na maging ano naman, na maging beneficiary o makuha naman yung mga benepisyo na pinaghirapan ng nanay nila. Dapat dati na yan, ma'am, ginawa sana ang niya. Ang issue ninyo bilang nagsama ay ibang usapan. Okay? Dahil hindi kayo kasal. At eto pa nga eh, Diyos ko, kung makita ito ng unang asawa mo, pwedeng-pwedeng ikaw ang kasuhan. Dalawa kami, ma'am. Hindi siya kasal doon sa isa eh. Hindi, may anak kami, ma'am eh. Kung halimbawa adultery yung ano namin, hindi, dalawa kami magkulo niyan. Di ba, ang yabang niya, ma'am? Ang yabang niya, ang daming niyang alam. Iyon ang, pero wag nga natin, pero ayaw natin yun kasi dahil sa mga bata, ano, mawawalan ng mga bata ng nanay at tatay? Kaya naman nga, ma'am, hindi kaya maganda. Kawawa yung mga bata, ma'am. Ang sinasabi ko lang ay medyo huminahon tayo, magpakumbaba tayo, isipin natin kung ano ang ikabubuti para sa mga anak ninyo. Huwag natin pairalin ang pride. Ha? Yung galit natin, yung parang yung puot natin sa nangyari dahil tayo ay na siguro ang pakiramdam mo kasi is parang naisahan ka, na pindeho ka, na ano ka. Ako kasi nagsacrifice yun sa mga bata, may iniwan, ma'am. Kaya nga, dahil nga sa sakripisyo na yon, isipin mo, bakit ka nagsakripisyo? Dahil mahal mo yung mga anak mo dila. Diba? Opo, ma'am. Yun. So, abaan pa natin yon, bigyan natin ng pagkakataon na yung pagmamahal mo sa mga batang yon ang maging daan para mapabuti ang buhay nila. Huwag natin pairalin ng puot at galit. Ha? So, kalma lang tayo. Rachel, magpadala ka ng pera, kausapin natin ang kapatid mo o kung sino man na yun ang pwede. Kasi mahirap ang buhay. Dapat magtulungan kayo. Ha? May probe ako, ma'am, na ako tumutulong ko, ma'am. Ma'am, ang gusto niyan easy money. Okay. Shari, ikaw na. Sige po. Ganito na lang kasi since parehas naman po kayong may pinaglalaban talaga, no? Pag-uusapin namin kayo sa kabilang studio at kailangan na po namin sumisenyas na po ang aming tech. Kailangan na po natin mag-use break. Okay, kausapin namin kayo sa kabilang studio. Ma'am, huwag niyo po ibababa yung linya. Ayaw, ibutang ang telepono. Oo, pakausap po kayo, ma'am, kay sir. Salamat, attorney. Maraming salamat po. Salamat amping po. Din ha. Sir, kausapin namin kayo doon. Kausapin kayo ni Ate Odette. Kausapin kayo ni Odette, ha?
Sige po. Mag-newsbreak muna po tayo, Attorney. Okay. Okay, at inom muna tayong tubig. Inom ako ng tubig. Okay, at magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At mga kapatid, ang programang ito, mga kapatid, ay hatid sa atin ng Federal Tires. Pwede po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. And Samsung Plus Herbal Capsule Gold and Orofan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orofan po dapat ang nasa una nating listahan dahil yan po ay gawang Pinoy. Mura na, matibay pa. Saan pa kayo mga ka-idol? Orofan na tayo. Orofan po dapat ang lagi nating itatanong. And barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley. Bumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lihiti mong IM distributors. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Diyan lamang po kayo. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Kulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino. Dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan. Hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan. Dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat pa ulit-ulit. Dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan no, need to say na sana all. Meron tayong Rapi Tulpo, handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama.
pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapid Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulpo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Okay, nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kagampi ng mga inaapi. And mga kapatid, muli po ang pagbubukas po ng aming Action Center ay sa November 6 na po. Okay, at November 6 po, alas 8 po ng umaga ay bukas na po ang aming Action Center sa TV5 Media Center, Reliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. And ang aming pong paalala, kung kayo po ay isang OFW o nasa probinsya, nasa malayong lugar, pwede po kayo magpadala kahit isang representative, basta dala niya po yung documents and vaccination cards po, ay ine-entertain po namin yan sa TV5 Mandaluyong. Nancy Taroy, at humihingi siya ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung nangyaring pagtaga po sa kanyang kinakasama na si Mr. Rolando Magno na isang tanod po. Nangyari, attorney, noong September 23, alas 9 po na gabi sa Barangay San Jose, Antipolo, attorney. Okay. Nancy, nasaan kayo nung nangyari yung pagtataga? Anong ginagawa ninyo? Nasa bahay po namin. Oo, tapos? Nag-umpisa po yun. Umaga po, nagpunta po yung asawa ko sa kanila. And then po, nagpinagatay po niya ng manok. Kasi sabi po niya, dumating nga po si Raymond. Magpupunta po sila sa resort. Kasi Sabado Linggo lang po pumaahon si Raymond. Okay. Magbabakasyon po. Sino yung Raymond na yon? Pamangkin po ni Jerry Piludar. Okay, si Jerry Piludar ang akusado. Opo. Ang inaakusahan mo. Opo. Okay. At paano niyo alam na si Jerry Piludar ang tumaga? Ano saan po, nangyari? Nung hapon po na yon, sabi niyaya po niya yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya po sa asawa ko, tara sama ka sa akin. Ano sasama ka ba, pupunta tayo doon sa resort, ano doon si Raymond? Baka may ano yon, anuhin ko yung pera para makapagtrabaho na tayo. Eh magpapatrabaho yun. Asawa ko po kasi sa kanila po nagtatrabaho. Okay. Pa sideline po, wala pong permanenteng trabaho yung asawa ko. So magkasama sila, si Jerry at saka si Rolando. Opo. Nagdalawang isip nga po yung asawa ko na sumama sa kanila dahil na ano, nagtatanim po kami ng niyog. Napilitan na lang po siya kasi may sakit po yung anak ko, may bukol po sa leeg, kailangan pong ipa-ultrasound. Okay. So saan siya tinaga? Sa likod po. Noong pong umalis na po sila, sumama na po sa kanya, naabot na po ng gabi yung asawa ko, hinihintay ko po na umuwi. Tapos po, hindi na po dumating yung asawa ko, nakatulog na nga lang po yung mga anak ko eh. Tapos mga pagitan po, ang alas 9 na po, nagisigaw na po yung asawa ko, tinatawag na po niya ako. Tapos, unang sinalubong ko po yung asawa ko, nakita ko na lang po naliligo na po siya ng tugo, sinisigaw niya sa akin, tinaga ako ni Jerry. Sabi ko, bakit ka po, sabi ko, bakit ka tinaga ni Jerry? Sabi niya, nagpapaalam ako, nauuwi na ako. Hindi nila ako pinapauwi kasi sabi niya, magiinom pa kami. So, lasing na itong grupong ito? Opo, pero po yung asawa ko, ma'am, nakatagay po, hindi po siya talaga totally lasing. Oh. So, sabi ko, at nakapagsalita siya. Opo, nakatakbo pa po siya ng time na yun. Malayo ba yung lugar ninyo? Kung lalakarin po, mula po sa Pinangyarihan hanggang po sa bahay namin, 45 minutes po ang layo. 45 minutes? Opo, pero nakatakbo pa? Opo, nakatakbo pa po siya. Sa tapos, anong sabi ng asawa mo? Saan, no, habang nagiinuman sila, doon siya tinaga habang nandun pa po, or no, hinabol siya? Noong nagpaalam po siya, diretso na po siya, naglalakad na po siya, palabas na po siya ng gate ng resort. Doon po siya binanatan sa malapit po sa gate. Ah, malapit mismo sa gate. So opo, hindi pa siya nakakalabas? Hindi pa po. Doon may po mismo iba bang nangyari nakakita o may iba ba siyang kasama?
Yan lang po, si Jerry Pilodar, si Raymond, saka si Marvin, yan po si okay. Dondi po. Tapos hindi ko na po alam yung mga ano, basta okay. Nasaan lang po. Nasaan ngayon ang asawa mo? Nasaan si Rolando? Nasa kapatid niya po. Okay, nagpapagaling? Opo. Ito ba ay na-report niyo na sa polis? Opo, dinaan ko po yan sa barangay. Nung binababa ko na po, sinakay na po yung asawa ko, nanghihip po kasi ako ng tulong nun, sa ma'am. Sa barangay? Opo, sa mga kapitbahay po namin kasi wala po kaming masasakay okay. Gabi po. Tapos, nung nadala na sa ospital, ito ba ay na-report din sa pulisya? Opo, nilapit ko po sa pulisyan. Wala pong, sabi po nila. Nangyari po kasi yun, nagpunta po kami ng, dinaan ko po ng annex bago ko po dinala sa Kabading. Ngayon, service po ng barangay ang naghatid sa kanya sa Kabading. Ano yung Kabading? Para ospital sa ospital? Po. Opo, ospital. Tapos, dinala ko po sa Kabading, hindi po kinaya ng doktor doon. Sabi po ng doktor, itatransfer sa malaking ospital kasi hindi namin kayang gamutin. Okay. Kulang kami dito ng, mga medicine. Ganun po. Tapos pinakiusapan po niya yung barangay po ng annex na huwag kaming iwanan kasi wala pong service. Pinatalikod lang po yung pulis at saka po yung doktor. Iniwan na po kami. Wala po kaming masakyan. Sino wala ang nag-iwan sa inyo? Yung pong barangay po, yung service po mismo. Ang ginawa ko po, nakiusap po ko dun sa ops na tulungan kami para pa may hatid ko lang po yung asawa ko kasi mauubusan po okay, din ng dugo. Colonel? Magandang hapon po sa inyo, sir. Opa, magandang hapon po, ma'am. Ma'am Rose, at sa lahat po ng tawapanood po ng ating Attorney Aina po. Yes, si Attorney Aina magpali po ito. Live po tayo sa Wanted sa Radyo. Sir, ito, i-refer po namin sa inyo kasi mukhang hindi pa po ito napapaimbestigahan. Ito pong nangyaring pananaga sa Barangay San Jose. Noong September 23 lang po kasi. Alas 9 ng gabi, ang biktima po ay nagngangalang Rolando Magno. Yes po. Oo. Tinaga daw po siya at siya ay may positive identification sa isang nagngangalang Jerry Pilodar. Okay po. Oo. Colonel, ang biktima po sa ngayon ay nasa ospital ng Kabading? Nailabas ko na po sa Amang Rodriguez. Dinala ko po sa Amang nandito Rodriguez. Nandito na, sa Amang yun. Rodriguez. Nandito na pala sa Pasig. Tapos nakalabas na po siya nung kahapon po. Nadala ko na po siya sa... Ito po si Mr. Rolando po. Buhay po ba siya? Oo, buhay. Buhay. Po. Knock on wood. Buhay. Wala po tayong dapat problemahin dito dahil we could get the personal information. Yes. No? Yung personal information ni Rolando Magno. So, pwede po tayo mag-regular filing po regarding po dito. Okay. Tutulungan ito nga po, sir. I-refer na namin sila sa inyo. Papasamahan po namin ng isang staff para po makagawa na sila ng salaysay at mabigyan na nila ng liwanag yung kanilang akusasyon. Yung proseso po kasi, di syempre, baka humaba pa po. Ano? Although si Rolando ba ay nakakapagsalita? Nakakatayo ba? Hindi po siya nakakatayo, ma'am. Okay. Nakaiga lang po siya. Okay, pero nakakapagsalita. Daan-daan lang po. Okay. Bakit siya inilabas na? Pwede na ba siyang ilabas ng ospital? Opo, tinahin lang po yung sugat. Pero ibabalik ko po sa 28 para po maano po yung sugat niya. Macheck po ulit. Okay. Sige, ang nandito po kasi ngayon ay yung kinakasama niya na si Nancy Taroy. Yes, ma'am. Oo. Sir, ano lang po siguro kasi medyo emotional pa nga itong si Mrs. Ano? Nandyan po ngayon yung akusado. Ang akusado po ay isang nagngangarang Jerry Pilodar sa Barangay San Jose. So ang mga witnesses po, may testigo po eh. May mga pangalan po. Nancy, ano mga pangalan? Bigay natin kay Colonel. Ang tanging kasama po ng asawa ko na kainuman po si Raymond, si Marvin, at saka po si Jerry Pilodar. Hindi ko ano na po alam yung mga kasama. Ano po ang apelido ni Raymond? Pamangkin po kasi siya ni Jerry Pilodar kaya hindi ko po alam. Okay, mga pamangkin daw po. Ayos na malalaman po natin. Magkakamag-anak po yan, sir. Saang resort? Saang resort ito nangyari? Resort po ng Kanumay po. Dulo po ng Kanumay. Ano na po yan? Ilaya na po yung dulo. Ano pangalan ng resort? Wala po ano eh. Basta resort lang po yung tawag. Wala daw pong pangalan. Basta sa dulo daw po ng Kanumay. Opo. Dire-diretso lang po kasi yung daan papuntang Kanumay. Pasasamahan po namin si Nancy dyan sa inyo kasi para po mas makapagbigay siya ng account.
Nancy, huwag kang mag-alala kasi mismo ang Chief of Police ang kausap natin. Ano? Nakikinig pa rin sa atin hanggang ngayon si Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, Chief of Police ng Antipolo. Sir, Colonel, anuhin po namin ha? Pasasamahan na lang po namin si Nancy. Ma'am, inalin lang po natin na, ma'am. Baka po in-expect ni Mama Nancy na pwede pa tayo mag-effect na ng arrest. Eh, samantalang ito ay naganap na 3 days po ago po, no? So, oo. Hindi na po po itong masabi po na hot pursuit po. So, ibabaan po natin ito ng regular filing po. Yes. Para po malinaw. Kasi po, baka hindi namin hinuhuli si Jerry Pilodar. Ano? Hindi na po ito yung immediate na pag-commit ng crime po, no? Yes. So, I hope malinaw po yung kayo, Ma'am Nancy. Yes, oo. Papaliwanagan po namin yun. Papaliwanag namin. Yes, off-air na lang po para mas ano, kasi medyo emotional pa si Miss Nancy, yes, Ma'am Nancy. Yes, ma'am. Maintindihan po namin, ma'am. Yes, oo. So, Nancy, huwag kang mag-alala ha, kasi mismong Chief of Police na ang kausap natin, may proseso lang kasi tayo na dapat sundin. Kaya niya tinanong kung, kaya ko tinatanong kung kaya ba maglakad, maayos ba, pwede bang makausap na si Rolando mismo. Kasi sa kanya, manggagaling yung salaysay. Opo. Ha? Opo. Tapos yung mga pangalan ng mga nakasama niya doon. Opo. At kung ano talaga ang nangyari. Opo. Kasi siya yung mas nakakaalam nito. Mabuti na lang at hindi na naging malala. Opo. Ang nangyari sa kanya. Ha? Opo. Lakasan mo lang ang loob mo. Kailangan malakas ka para rin kay Rolando. May mga anak ba kayo? Opo, ma'am. Puro nga po yun, may sakit. Niwan ko lang po para lang po makapunta nito. Makahingi po sa inyo ng tulong. Oh, sige. Huwag ka na mag-alala dahil nakausap na natin si Colonel Ryan. Ha? Opo. Sir, maraming salamat po. Yes po, ma'am. Makakasa po si Ma'am Nancy po, no, na bibigyan po natin ng hostisya po yung ginawa po sa kanyang kinakasama na si Rolando po. Rolando. Sila po ang kailangan lang pong mag-report po dito sa ating himpilan upang matis po natin sila. Huwag po silang mag-alala kung kailangan kami mismo ang pupunta sa bahay nila dahil hindi makapaglakad si Mr. Rolando. Gagawin po natin, no? Okay. Para po nasiguro po na makuhanan natin siya ng statement doon sa nangyari po sa kanya. Mabuhay po kayo, Colonel, Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Ayun, maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming pong salamat. Ayun. Papa-assistehan na lang natin attorney si Ma'am Nancy. Yes. Para po kayo po ay makapag-usap po sa tanggapan po ni Colonel Ryan Manongdo. Okay? Newsbreak muna po tayo, Ma'am. Kausapin po namin kayo doon. Newsbreak muna po tayo, mga kapatid. At magbabalik po ang Wanted sa radyo pagkalipas lamang po ng ilang paalala. At ang programang ito ay hatidin po sa atin ng Barley. Feel amazing with Amazing Pure Organic Barley. At pumili na po ng Amazing Pure Organic Barley sa lahat po ng lihiti mong IM distributors. And so go, so clean, so good, and so safe, mga kapatid. Ang Promag 300 and Lana 300 sa mga nagtatanong po, ayan po, ang Promag 300 and Lana 300 po ay mabibili po sa UPMI official Facebook page and syempre sa Facebook page ng napakapoging attorney Freddy Villamor. Ayan, okay. Fake news dito, fake news doon. Ayaw pa rin pong paawat ng mga scammer at kailan lang po ay iniugnay po nila muli ang video sa isang cryptocurrency investment platform. At para po magmukhang legit, mga kabatid, ay ginagamit po nila ng mga scammer ang ilang news agency para po maglabas ng pekeng balita tungkol po dito. Scam po yan, mga kabatid. At wag na wag po kayong maniniwala at magpapaloko ano, sa mga ganitong modus. Palagi po tayong maging vigilant laban po sa mga scam. At wag po basta-basta maniniwala sa mga pekeng mensahe po nila para makasiguro po sa mga official at legitimate offerings po ng BDO, mga kapatid. Bisitahin niyo po ang official website o social media pages po na Facebook and YouTube at tumawag po kayo sa Customer Contact Center. Be smarter than a scammer with BDO Stop Scam para makakuha po ng mga karagdagang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri po ng scam at steps para maprotektahan ang inyong mga account. I-type niyo lamang po ang www.bdo.com.ph at yan po ay isang paalala mula po sa BDO Unibank. Magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid. Pagalipas lamang po ng ilang paalala, dyan lamang po kayo. Idol. Ikaw ang idol ko, idol.
nagsasaludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino, kaya nice ka namin pasalamatan. You're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong pinabilib maging ibang lahi. Sa'yo'y nanonood, nakikinig, walang mintis, walang patid. Mag-asa ang iyong hatid dahil sa'yo kung ba't ang daming proud maging kapatid. Maraming Pilipino ang nilapastangan, hirap at sakit kanilang tangan-tangan. Pinaglaban sila ng walang alinlangan, dahil sa'yo ay nabigyan ng katarungan. Lahat kami nagpapasalamat paulit-ulit, dahil sa'yong pagmamahal at pagmamalasakit. At laging tandaan, no need to say na sana all, meron tayong Rapi Tulpong handa tayong pagtanggol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulpo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Rapi Tulpo, siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka namin pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib ka. Okay, nagbabalik po ang Wanted sa radyo, ang kakampi ng mga inaapi. And ito naman po, attorney si Mr. Henry Aguado na isang utility staff. At humingi po siya ng tulong na makuha ang kanyang anak sa kusodiya o sa pangangalaga po ng kanyang biyanan. Ang kanyang anak po, attorney, ay si Chris na 6 years old lamang po. Okay. Ang Henry, ikwento muna natin ha. Mm-hmm. So, ang nanay ni Chris, kasal kayo. Okay, kasal kayo sa Huwes? Oh, sa civil, ma'am, civil, ma'am. Civil. Opo. Meron kang marriage certificate. Meron po. Okay, ang bata ay nasa pangalan mo. Yes, ma'am. Okay. Kailan kayo nagkahiwalay?
Nung almost 2 years na po, mga July, ma'am, August, mga ganun po. Okay. Before that, nagsasama talaga kayo, yes, ma'am, bilang mag-asawa. Yes, ma'am. Ang bata, dahil sa below 7 years old, ay napunta sa nanay. Nung una, ma'am, nung medyo nagkakalabuan na po kami, ma'am, napag-desisyonan po namin na sa Batangas po siya mag-aaral. Yung bata? Oo, naiuwi ko na po siya doon, ma'am. Sa'yo? Opo, ma'am. Okay, tapos? Tapos, mga weeks po, nag-message po siya sa akin na namimiss daw po niya yung anak. Baka pwede daw po mahira muna. Okay. Kasi namimiss niya. Ang ginawa po nila, yung kaibigan po namin, yung kapatid niya, tsaka siya, nagpunta po sila ng Batangas. Okay. Nasa trabaho po ako noon. Kinuha ang bata? Opo, kasi hiramin daw po niya, kasi namimiss daw po niya. After po nun, di-welcome po sila ng pamilya ko. Parang tinarto po sila maayos. Pangako po sa magulang ko, papakausap, babalik. Pero once, nung na po nakuha po nila, ni-huni-ha, hindi na po namin alam kung nasa na po yung anak ko. Wala na po kayong contact sa kanila kahit kanong. Dalawang taon na ang nakalipas noon. Yes, ma'am. Dalawang taon na. In the meantime, ngayon, gusto mong makuha ang anak mo dahil anong nangyari sa misis mo? Namatay po siya dahil po sa panganganak nung anak nila nung Egyptian. Okay. Kailan siya sumakabil ng buhay? July 14 po. Ito. This year. Nung pumanaw siya, nalaman nyo? May mga nagbagandang loob po na nagsabi po sa akin. Okay. Yung pamilya po niya, hindi po niya sinasabi sa akin. Hindi sinabi ng pamilya? Nagsabi po sa akin mga malalapit po na kaibigan. Okay. Na nagmagandang loob po. Na sinabi? Opo. Okay. Nung una po, hindi po ako maniwala. Pero nagpakita na po sila ng mga litrato, ng opo, mga lamay, ganun, nung ganito. Tsaka death certificate po. Galing sa ano. Okay. Nung nalaman mo na gano'n na nangyari, pinuntahan mo ba yung lugar ang nila? Ang agad pong ginawa namin, nagpatulong po ako sa tita ko po, number one sa tita ko po na. Inalam po namin yung address na nakalagay dun sa death certificate niya. At pinuntahan po namin agad yun, yung lugar na yun. Nasaan yan ngayon? Nasa Zamboanga? Noong una po, nasa ano ma'am, nasa Torre de Manila ma'am, yung condo nila. Okay. Nagpunta po kami sa barangay doon, nag-usap po, nag-ano po kami, nagpa-assist po kami sa barangay. Tapos po, nagpunta po kami doon, na-confirm po namin, nandun talaga yung bata kasi may po mismong staff ng condo yung nagsabi na nandun yung bata. Anong sabi nila? Ang sabi po nila, hindi daw talaga po nila ibibigay yung anak ko kasi sila daw po ang mas may karapatan. Kahit daw po ahen siya ng gobyerno, DSWD, hindi daw po nila ibibigay. Nympha, nasa inyo yung bata, di ba? Mabuti naman ang kalagayan niya. Nag-aaral na ba dyan? Mabuti. Opo. Nag-aaral, okay. Ilang taon na sa inyo yung bata? Mag-isang taon na kapit. Okay. Pero nung bago namatay si Marie Chris, si Marie Chris ang nag-aalaga, tama ba? Opo. Dati ako ang nag-alaga doon pag kinuha nila sa Batangas. Okay. Pinadala dito kasi may sakit yung bata. Ako nag-aalaga. Tapos, tinawagan yung ama niya, manghingi ng pira, pinatayan niya ng cellphone. Ganito. So, na-contact ninyo si Henry para magbigay ng sustento. Henry, nakapagbigay ka pa? Nakapagpadala ka ba ng pera sa kanila? Nakontak ka nga ba nila? Ang kumukontak po sa akin noon, ang asawa ko po. Tapos magbibigay po ko nung ano, nandito po siya sa Manila nung pagkuha nila sa Batangas. Nandito po sila sa Manila. Tapos po, ang nag-aalaga po sila. Tapos po noon, nung bawat birthday, nagbigay pa nga po ako ng birthday niya. Tapos po, nung nagkausap na po kami ng asawa ko, ang sinasabi po sa akin ng asawa ko, hindi ko kailangan ng pera, may pera ako. Ganun po yung sinasabi niya sa akin. Pero nakapagbigay ka? Hindi po, kasi po ang sinasabi po palagi ng asawa. Hindi. Nung una po, nagbibigay po ako, nandito po siya sa Manila, nung ang kasama po niya is yung asawa ko po, hindi po siya kasama nung nila. Dati, 2021, okay, dito sa amin. Kasi may sakit ang bata. Sandali. Tapos, hindi nang pinira sa kanya. Hindi nagbigay. Hindi siya nagbigay. Okay. Kailan kinuha yung bata? Almost mag-ano po. Anong buwan? Maaalala mo yan, sigurado? Almost ano po. Ano yun? At saka anong taon? 2000 ano po ma'am? 2021 po. 2021 kinuha yung bata? Opo ma'am. Okay. Nung kinuha yung bata, nakapagbigay ka pa ng pera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Kaya ako tinatanong ulit dahil ang sabi mo sa akin kanina... ang sabi mo sa akin kanina, hindi nyo na alam kung saan dinala ang bata nung kinuha. Kasi po nung ano, ma'am, nung pagkakuha na po nila, nagsabi po sa akin nun yung parang bayaw na po, ma'am. Siya po yung pinagpagpadalhan ko nung regalo. Kaya yun ang ibig ko sabihin. So, ibig sabihin, alam mo kung nasaan. Hindi nasa po, kanila. Opo, nasa kanila po, pero hindi ko po alam yung lugar kung nasaan sila. Hindi sinasabi sa yung lugar. Okay. Nainimfa. Okay. So, po. 2021, nakuha ninyo ang bata. Diba? Oo. Kailan kayo na... August. August. 20. Okay. 28.
August 28, alam na alam ni Nanay Nympha. Sinabi ba ninyo kung nasaan ang bata? Opo, nanawag siya sa amin. Alam niya na nandyan sa inyo sa Zamboanga? Opo. Nung tumawag na po sila. So alam mo na nandun sa kanila at nasa Zamboanga? Opo. Oh, kasi sinasabi mo eh, hindi mo alam. At saka hindi mo alam kung nasaan. Alam mo kung nasaan. Kasi po nung pagkaano pong yun, dinal-inuwi na po agad ulit nila dito sa Manila. Pero ang the point is, alam mo na nadala ng Zamboanga tapos nadala sa Maynila. The whereabouts of the child was made known to you. Bale po, ang nagsasabi po sa akin, ma'am, hindi po sila. Mga nagko-concern lang po sa akin. Okay, sige. Nympha, nagkausap ba kayo si Lola? Yes, ma'am, sa barangay po mismo. Sa kailan ito? Opo, dati tumawag siya sa amin kasi... August, ma'am, August. Nitong August lang. Sa barangay po mismo dito sa Malate. Dito sa Malate? Opo, ma'am. Okay. Nagkaharap na po kami. Nung namatay, after na namatay si Maricrine. Sa kanya, hindi siya bigat. Okay, Nay Nympha, bakit po ayaw ninyong ibigay kay Henry yung anak niya? Bakit ayaw ninyong ibigay kay Henry yung anak niya? Sasaktan lang yan ang bata. Yung bata po ba ay nagsabi na sinasaktan siya ng papa niya? Opo. Paano daw po? Pinapalo daw siya sa purit. Palagi. Okay. Ma'am, lumaki po sa akin yung anak almost 4 na taon. Ako po simula pa pag silang niya, ako na po yung nag-alaga sa kanya. Papapalaki ka po ng maayos yung anak kung lagi po sinasaktan yan. Saksi okay. Po yung mga kapitbahay namin, tito, tita ko. Okay, sige. Ganito ha, ipapaliwanag ko lang ha. Paliwanag ko lang, Nanay Nympha, ha? I-re-refer natin ito sa City Social Welfare Office, ha? Para magkaroon ng assessment yung kalagayan ng bata at saka kung paano na natin ito maayos. Dahil kung batas ang susundin natin, Nanay Nympha, kasal si Henry kay Maricris. Okay? Ma'am. Oh. Kasi binigay na dati sa kanya. Nilagay niya sa Batangas. Pag nakasakit, sabi ni Inday sa akin na kunin yung bata. Ayaw niya, kahit may trabaho siya. Hindi ikuha po. Ni Inday. Ano po, napagkasunduan po namin ni Maricris, nasa Batangas po siya mag-aaral, na-enroll na nga po siya doon. Napagkasunduan po namin mag-asawa yon. Sino ang magbabantay doon sa... Yung magulang ko po. Okay, ikaw magtatrabaho? Magtatrabaho po ako sa Manila. Magtatrabaho ka sa Manila? Ako po mismo may nag-attend sa ano. Okay, so ganito ha, kung batas lang ang titingnan natin, ang may karapatan sa pag-aaruga ng bata ay ang ama at ina. Opo. Kung kasal, okay, kung kasal at may paghihiwalay na mangyayari, yung ina ang may karapatan basta below 7 years old ang bata. Okay? Kung hindi kasal, yung nanay pa rin. Okay? Kung may mangyari sa ina, okay, at kasal, yung ama ang susunod na tatayo na may karapatan. Okay? Automatic yun. Yun ang ano. Kung kasal sila. Kung hindi kasal, doon sa poder ng nanay at ng mga tinatawag nating substitute parental authority. Kung kinokontest ngayon ni Nanay Nympha ang kakayahan ni Henry bilang isang ama, ibang usapan yon. Yun ay dadaan sa proseso. Dito kasi Shari, dahil kasal sila, ang next of kin na kinikilala ng batas ay ang ama. Ang ano lang, ma'am, meron po nagkunta kasi dun sa ano, ganyan po kasi isa ano yung ginagawa nila, yung may pumunta po sa bahay ni tita, na kinukumbinsi po si tita, nakumbinsihan ako, natanggapin ko po yung pera at sila lang daw po mag-aalaga sa bata. Marami po silang chat sa akin, ma'am. So lahat may po. Ganyan. So natago mo naman yun? Opo, lahat, ma'am. Okay. Pati po nung nagharap po kami sa DSW, din nakarap po namin yung Egyptian. Huwag kang mag-alala kasi kung susundin natin yung ito nga yung sa batas nga ay ikaw ang may karapatan sa bata. Pinapamukha po kasi nila sa akin na wala daw po ang karapatan, na sila daw po mismo ang mas may karapatan. Tapos pinapamukha po sa akin ng Egyptian nila na mukha daw po ang pera, na parang tinatapalan po nila ng pera. Sabi po sa akin ng Egyptian, I'm willing to help you financially any amount. Okay, ganito. Ano ang gusto mong mensahe sa biyanan mo na si Nanay Nympha? Sana naman po, ibigay niyo naman, pagbigyan niyo po ko ng pagkakataon na
may balik po sa akin yung anak ko, maalagaan ko po ulit siya. Kasi sa akin naman po talaga siya lumaki at ako naman po talaga yung tatay niya. Okay. Kasi so almost 2 years na po kami nagkahiwalay. Mismong bata na po nung una, nagmamakawa nung yung pong anak nila yung nagsabi sa akin na gustong-gusto na po ko makausap ng anak ko, gusto ko makasama, pero ayaw po nilang gawin. Tapos po, may chat po ulit sa akin yung kapatid na gustong-gusto na nga po nung anak ko pumunta dito ng Manila mag-aral. Kasi po, may nagsasabi po sa akin, mga nagkoconcern lang po na hindi daw po nag-aaral yung bata doon, nasa bahay lang, nag-tutor lang daw po. Yun po yung sabi-sabi lang, ewan ko, hindi ko lang po alam kung totoo ba o hindi. So, ito, papupuntahan natin nung City Social Welfare Development Office para makausap si Lola, si Nanay Nympha, at tutulungan ka ng wanted sa radyo. Tapos po, ang sinasabi po nila sa akin, kung gusto mong makita yung anak mo, pumunta ka dito sa Mindanao. Yung po pala, tas ang dami, hirap naman nun. Ang dami po naman pinagmumura po nila kung ano, patos ngayon, may post na naman po sila kung ano na saan sa. Lahat yan ay magiging bahagi ng magiging ano mo, supporting documents mo bilang pagpapatunay ng karapatan mo. Ma'am Marilyn? Hello po. Si Attorney Ay na magpali po ito ng wanted sa radyo. Kasama ko po si Shari Roman. Ma'am, meron lang po kaming i-refer sa inyo. This is a custody case. Okay, Attorney. Give us na lang po the complete name. Information, the address po ng Lola. And then, ipa-assess ko po. Okay po. No, maraming maraming po. Salamat po. I-off-air po. Kakausapin po kayo ng staff namin to give more details, pati yung contact details. Thank you, ma'am. Huwag niyo pong bibitiwan yung linya. Kausapan po kayo ng aming staff. Thank you po. Ma'am Marilyn C., ang napakasipag nating head ng City Social Welfare Development Office sa Dapitan, Zamboanga del Norte. At Lola, Nanay Nympha, Nay. Oo. Nay, unsay imong gustong isulti na? Mag-imit ba? Bahin sa doon ato pinirmahan ni Henry at may 35,000 siyang nadawat. Okay, may pinirmahan si Henry na agreement para sa hindi na siya magkuan sa bata at inaanul ang kasal nila. Okay. Hindi na daw siya magugulo ng bata. Henry, meron kang pinirmahan? May ang pinagpinirmahan po namin yun nung buhay pa po yung asawa ko na hindi po ko manggugulo. Uh-oh. At yung pong perang yun, wala po yung sa kasulatan ng pin 35,000, wala po. Ang nagbigay po nun yung kaibigan niya, 10,000 po yun na ibabayad doon sa utang, doon sa kapitbahay po namin. Na utang po so, ni Marie wala Chris. Kang pinirmahan na kasulatan? May pinirmahan po ako nung nakasulatan na hindi ko po sila guguluhin. Hindi ko po siya guguluhin. Hindi guguluhin kasi nga may kinakasama po na siya. Para po hindi na din po kanuhin ang anak ko. Unang-una, walang visa yung ganyang kasulatan ha? Hindi napapawalang visa ang marriage, ang isang relasyon sa pamamagitan ng kahit sa harap pa ng barangay yan. Na-discuss na po namin sa barangay. Ayaw po talaga nila magpaawat. Okay. At higit sa lahat, meron po tayong tinatawag na inalienable parental rights. Hindi mo pwedeng ipamigay ang anak mo sa pamamagitan ng isang kasulatan. Sa batas natin, meron lang mga pagkakataon na tatanggapin ito at ito ay dadaan sa proseso. Adoption, legal guardianship. Nako, pag nagbar ako, baka bumagsak ako, kulang pa ng isa. Basta hindi mo pwedeng i-give up ang parental authority mo. It's an inalienable right and only through a process in court na merong magpapatunay na hindi ka nga ba talaga dapat maging ama or ganyan. But anyway, mahabang usapan ito, kailangan natin ng assessment ng City Social Welfare Development Office dahil ang tinitingnan natin ay kung ano ang mabuti para sa kapakanan ng bata. Ha? Uulitin ko. Ang bata po noon, kay dili manuduon na sa kayaan. Understandable kasi maliit 4 years old nung nahiwalay, 2 years nung na. Tapos nag-usap po kami nag-usap po kami na nasa Mindanao. Okay po kami ng anak ko, may screenshot po kami. Kaya nagtataka po ako, galit daw po sa akin yung anak ko. Okay, syempre ano natin 'yan kasi ano, Nay, huwag kang mag-alala, Nay Nympha, because hindi rin naman mawawalan kayo ng karapatan bilang mga lolo at lola, ha? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mawawala sa buhay ni Chris Andre, okay? Kailangan lang sumunod tayo sa proseso para rin sa ikabubuti ng bata. Nay, ha, kung ano man ang meron kayong katibayan dyan, kung anong meron kayong dokumento, pwede niyo rin ipakita yan at ibigay sa mag-a-assess sa office po ni Ma'am Marilyn C., yung City Social Welfare Development Officer natin, head sa Zamboanga del Norte, sa Dapitan. Okay, Nay? Okay po. Ano ang mensahe mo, Nay? Ikaw naman ang hihinga namin ng mensahe. Ang sa amo lang ay sa akin lang, hindi namin ibigay kasi mahal naman namin ang bata at yung ang kapakanan niya ang aming yes.
Oo. Naiintindihan po namin. Doon siya sa Batangas, pinabayaan lang man yun. May sakit siya doon at pinakuha ng ni Henry sa kanya. Hindi siya magkuha kay magtrabaho siya. Kinuha ni Inday at ipinaalaga niya sa akin. Yung August, kinuha ko doon sa Maynila. Dito ko dinala ng September. Sige. Nay, lahat po yan, mabibigyan kayo ng pagkakataon para ikwento rin yan at ibigay ang side ninyo, ha? Pero uulitin ko, mangangailangan po tayo ng mga dokumento at pagpapatunay dun sa mga aligasyon na yon. Kasi kung ang titingnan po natin at susundin natin ay kung anong sinasabi ng batas, yung tatay po, dahil kasal po sila, ang may karapatan na magpalaki ng bata. Ang tinatawag po dun ay parental authority. Okay? Pero may proseso po yan, Nay, at huwag kayong mag-alala kasi pakikinggan rin naman kayo, okay? Ayaw ng bata. Mahabang usapan po yan, Nay, kasi bakit ayaw ng bata? Dahil nga nalayo siya. 2 taon po siyang nalayo, okay? So, meron po tayong mga tinatawag nating mga counselor, may mga psychologist, at pupunta si Odette dyan. Odette, ikaw ang pupunta. Hindi, pupunta po ang Wanted sa radyo. Ang staff po, ang team ng Rafi Tulfo in Action, ay makakasiguro kayo na yung kapakanan lang naman ng bata ang iintindihin. Baka naman po pwede ko po makita yung anak ko. Kahit ano, saglit lang po. Baka daw po pwede nyo ipakita to video. Ulog na ang bata. Nakikiusap lang po yung tatay. Kasi po nasa Manila po. Nakikiusap lang po yung tatay. Ma'am, pakita nyo na lang po. Kahit tulog. Yan, Medyo madilim. Huwag nyo na pong gisingin. Huwag nyo gisingin. Ayun po, sir. Mahimbing po ang tulog. Huwag nyo gisingin, Nay, ha? Huwag nyo gisingin. Ayan, sir. Okay. Siguro i-blur na lang natin yung mukha ng bata, ano? I-blur na lang natin yung mukha ng kasi bata. Kasi po nasa Manila, nandito po sila sa Manila. Nakikiusap na po kami. Kahawak po nila. Baka po pwedeng makita man lang. Ayaw po nila talagang ipakita sa amin. So huwag kang mag-alala kasi mukhang naiintindihan naman ni Nanay. Nay, Nanay Nimpa, daghang salamat, Nay, ha? Ayaw po kawa ang bata, Nay. Okay lang. Sige, daghang salamat, Nay, ha? Ayaw po kawa, okay lang. Okay rana, Nay. Okay? So, sinasabi ko, huwag gisingin yung bata. Okay lang na nakita na. Nakita. So, ulitin ko lang, nakausap na natin ang CSWD head at tutulungan tayo. Henry, dadalhin ka namin sa Zamboanga. I-schedule po natin, sir, no? Para po makasama niyo po yung anak po ninyo. Sasama ka ba, Shari? Kung sasama ka, sasama din ako. Possible, attorney. Okay. Okay. At, daghan salamat. Na, yes po. Nang Nimpa, Nanay Nimpa, daghang salamat, Nay, ha? Sila po. Yun, daghang salamat. Ay, maganda. Ayaw ibutang ang telepono, Nay. Istoryahon, usa ka sa staff. Si Odette, makig-istorya ni mo. Sabi ko, wag ibaba ang telepono para makausap sila. Okay? Sige, sir, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? Salamat po, Nanay Nimpa and the Tatay Demetrio. Maraming salamat po at magandang hapon po. Okay. And ayun na, attorney at... Parang ang bigat nitong hapon na ito. Yes. Talagang November 1. Patay, araw ng mga patay, patay ng puso. Patay ng puso. Pero kaya naman buhayin yan. Mm-hmm. Oo. Sa mabuting pag-uusap, yes, sa maayos na proseso, nandito po ang Wanted sa radyo para tumulong sa mga pinagdaraanan ninyo sa buhay. Ayun, okay. And muli mga kapatid, ang Action Center po namin ay sa November 6 na po ang pagbukas. Opo, at may mga staff din po kasi kami, syempre, na uuwi din po ng province para mabisita. Kung hindi nakauwi ng kahapon. Opo. At saka ngayon, sa mga susunod na araw, ang pagkakataon nila. Yes. Okay? So ayun mga kapatid, maraming salamat po. At ako po si Shari Roman, magandang hapon po. Ako naman po si Attorney Aina Magpale, gugma ug kahayag. Mga ka-idol. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol. Pilipino. Kaya sir, Rapid Pulpo, ikaw ang idol. Isang lalaking matapang
kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulpo. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa Bordagulan Serye. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. At syempre, ang program po ito ay atid sa atin ng Seikatsu Incorporated. Oo. Kasi na-distract kami the past few days. Secret. Oo. Secret. True. Abangan niyo kasi meron kaming naging ano. Yes. Oo. Baka talagang panggigilan niyo talaga yung special guest namin. Pero ayun nga, syempre ang programang ito ay hatid sa atin ng Seikatsu Incorporated. Sa Seikatsu Incorporated, mga kapatid, ang items po nila yan po yung Good Night, Oxy White Pro Fiber, and yung Got Right po natin. Pwede po kayong tumawag at mag-text 0905-237-1702 and 0917-155-8828. Ayan yung Good Night. Syempre sa mga nahihirapan pong matulog sa gabi dahil nga po nai-stress. Nai-stress sa mga Mr. at Mrs. nila na medyo may pagkapasaway. And syempre yung Oxy White para kung gusto niyo naman magpa-young looking, magpaganda ng balat, magpa-kinis ng balat. Ayan po. Very, very swak ang Oxy White. And yung Pro Fiber and yung Got Right naman po natin. Malaking tulong po para matulungan tayo sa ating digestive system. Okay, gusto ko yung init na init ako. Oo. Sige, kwento mo, saan ka galing? Ba't ka init na init? Dalawang araw na ako nag-aangkas. Kaya ba today? Dalawang araw na ako nag-aangkas. Kasi kanina, angkas ako. Kasi iniisip ko Sabado na. Ay, oo. Sorry na. Super excited niyan, insan. Super na-excited. Na-excite ako. Kasi long weekend. At I'm sure, kasi nga po ngayon po ay November 1. Okay. Ngayon po kasi ay Undas. Marami po sa atin ang mga nasa probinsya ngayon. And yun nga po, kaya tripling ingat din po sa mga bumabiyahe, sa mga babiyahe pa lang po. Yes. Mag-ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Okay? And kanina nga, nag-angkas ako.
Kasi nga nalate ako ng gising. Tapos kasi ang lakas pa ng loob niya, gusto niya pa akong sunduin. Sabi ko, nasa video ako, doon ako sa tapat ng condo niya, sunduin ka kita. Ganda mo. Ganda mo, te. Kaya init na init ako. At saka hindi bumabalik talaga yung kutis ko kasi nga nag-angkas. Ang init-init kaya for the angkasang person. So, ayan nga mga kapatid. Though November ngayon po ay undas, marami po tayong pag-uusapan. Though medyo mabigat po itong segment na to, kasing bigat ko. Pag-uusapan natin yung mga malulungkot na bahagi ng ating buhay. Yes. Marami sa atin, though syempre hindi naman lahat talaga kailangan talaga ay palagi tayong masaya. Talagang may dumadating at nawawala. Mm-hmm. Sa buhay natin, wala talagang permanente. Lahat ng taong nakikilala natin. Alam mo, maganda yung kasabihan eh. Na minsan kailangan mo na lang i-cherish yung pagkikita nyo ng tao na yun. Kasi it might be the last. Mm-hmm. Diba? Posible yung kasama nyo ngayon. Posible yung mga nakilala nyo kahapon. Yun yung mga huling makakasama mo. Yun yung huli mo silang makikita. Huli nyo silang mahahaggan. Kasi we will never know. Diba? Hindi natin alam. Baka mamaya, yun na nga talaga yung huli nyong akap. Huli nyong halik doon sa tao na yun. So, itong mga storya na to, mga kapatid, itong segment na to, mag-aano tayo ng mga kasama natin sa studio. Kasi bukas naman, may mga pag-uusapan naman tayo about sa namayapa nilang mga asawa. Pero this time, I think sad part ng kanilang mga buhay yung titignan natin. And malay nyo, may mga kaparehas din kayong mga stories sa kanila. Mm-hmm. Diba? Oo. Oh, oh. Ano yung pinaka-sad part ng buhay mo, Nanang? Pa rin. Until now. Wala na atang iba eh. Oo, oh, yun pa rin eh. Kasi parang feeling ko, nothing beats pag nawawalan ka ng mahal sa buhay. Mm. Lalo na pag very close to you. Mm. Nothing compares. Kaysa heartbreaks, ha? Okay. Ay, iba yun? Oo. Mas ano talaga, mas... tawag dito. Siguro pag ano, pag kinasal na yung anak. Oy. Tapos pag iba na yung pipiliin niya over me. Advance yun. Hindi, pero sad nga yun, ha? Oo, nakakasad. Siyempre... Yung mag-move out na yung anak mo. Oo, hindi kahit the fact na, di ba, siyempre ngayon, ikaw yung number one niya, ikaw yung laging hanapin niya. Ayaw time, mawalay sa'yo. Oo, when the time comes, ikaw yung priority niya ngayon, kahit naman hanggang paglaki niya. Pero when the time comes na ikakasal na rin siya, wala, parang, syempre, kailangan mo rin tanggapin na hindi na ikaw yung priority, hindi na ikaw yung first choice, kumbaga, lalo na pag may asawa, tsaka may anak na rin siya. Mm-hmm. So, malungkot din siya in a way, kasi parang, for all this time, parang ikaw yung priority. Mm. Tapos, wala, parang, yun yung reality of life na kailangan tanggapin mo. Yung parang kumbaga wala kang choice kasi darating at darating sa time na yon. Kasi pag iba naman siya with namatayan, mm-hmm, kasi yun, wala ka ring choice kasi hindi mo naman hawak yun technically. Pero ang pinagkaiba lang kasi is pag namatayan ka, syempre hindi mo naman makikita physically. Pero pag yung hindi na ikaw yung priority, which is usually nangyayari sa anak at magulang, nakikita mo physically, although yung feeling of priority na dati pag may problema siya, ikaw tatakbuhan, mm-hmm, na ikaw yung matik na sa isip niya na, hindi, punta kay mama. Mm-hmm. Or malungkot ako, punta kay mama. Mm-hmm. Ganon. Or daddy. Oo. So, super, ano talaga, super... Iniisip mo na yun? Oo. Kasi, gusto ko pagdating ng time na yun, ready din ako to let go, ah. Kahit lalaki siya. I mean, lalaki yung anak ko. Kasi, syempre, sabi ng iba, pag lalaki daw anak mo, parang, mas madali. Kasi, may ibang lalaking anak na tinitira yung asawa nila sa inyo. Kunyari, hindi pa kayo ready financially, ganyan. Pero,
nire-ready ko yung self ko. Kasi baka hindi natin alam, baka mas maaga siyang mag-asawa. Mm. Or... sa gwapo ni Grayson. Kahit nga girlfriend eh. Kasi yung feeling of, syempre iba na yung kasama niya lagi. Mas... umuwi pa rin sa'yo, pero mas yun, syempre. Yun na yung naiisip mong sad na might happen talaga soon. Kaya nga sinasabi nila, di ba? Ako, like, kung sinasabi kay Grayson na ako muna girlfriend mo ngayon, hanggang makahanap ka ng talagang girlfriend mo, pag right time na mag-girlfriend ka, ganun. So, hanggang magka-girlfriend siya, once na magka-girlfriend naman siya, feeling ko medyo madadalian ako with letting go. Kasi yun na kasi yung turning point na ito na yung time na anytime pwede siya mag-asawa na. Oo. Kaya parang, syempre, lalo na ngayon na very... handsome din naman before, pero kasi ngayon, ang dami ng pauso na may mga family portraits, may mga, alam mo yon, parang hindi katulad dati, kasi diba, hindi naman uso dati yung mga family portrait. Christmas portrait, wala lang. I-ano mo naman kung ano yung family portrait, sa mga hindi na nakaka-knows. Family picture. Ayun, yung mga, kasi diba before, hindi naman uso yung magpapa-photoshoot ka para, wala lang, para may maayos ko yung family portrait. Eh kasi, sa mga cards. Oo, ever since kasi, nanganak ako, and even, nung muntis pa lang ako, parang gusto ko kasi siyang ma-document as much as possible. Gusto ko pa nga, kung pwede, nung time nung nanganak ako, may papapasok ako photographer eh. Oo nga. Mm. Kasi yun yung mga moments na hindi mo na mauulit. I mean, mauulit, pero not same. Diba? So, sabi ko, parang every year, nagpe-pledge ako na ano, na every year may photoshoot kami na family. As in, family lang na. As in, normal. Mm. Na para every year, may family portrait kami. Tsaka every year may Christmas portrait kami. Tsaka si Grayson, na habang lumalaki, may every year may photo shoot siya na pag-birthday niya. Para pag lumaki siya, in time na ikasal din siya, and syempre pag nag-girlfriend siya, may mga mapapakita siya. Kasi before, di ba, hindi naman nga uso. Yun nga eh. Parang cellphone. Doon sa ibang bansa, uso yata yung gano'n. Oo. Yung, di ba, yung sa Christmas card, di uso. Pero yung like family portraits, hindi kasi masyado. Maliban na lang kung, yun nga, mahilig ka mag-document. Ako kasi, simula nung nabuntis ako, mahilig ako mag-document. Kasi, yun nga, hindi mo naman mapapabalik yun. Ay, pwede bang one-year-old ka na lang ulit? Gano'n. Mm. So at least, marami kang... pwedeng i-look back na, sobrang liit niya nung one-year-old. Tapos, every year, iba-iba yung team ng ano niya. Party. Kasi hindi ko rin naman alam kung anong, I mean, alam ko kung anong gusto niya. Pero kasi, hindi ko alam kung ano yung gusto niyang sport paglaki niya. Kasi nag-iiba-iba yon. So, parang, nakakalungkot man isipin, pero ina-advance thinking ko na para sure lang tayo sa lahat-lahat. Kasi, yung iba, kaya feeling ko nagkakakaso kayo ng yan, mga super mamas boy. Kasi yun yung mga... attached na attached. Oo, na hindi nila naisip na mag-aasawa din yung anak ko, kahit lalaki yan. Kasi di ba sa culture natin dito, pag lalaki, parang okay lang na sila ang mag-uwi ng asawa nila at ibahay. Versus... anak mong babae na mag-uuwi ng asawang lalaki. Tapos doon tutira sa in-laws. Good luck talaga sa lalaki. Oo. So, mas prone yung lalaki ang nag-uuwi sa asawa niyang babae para tumira sa kanila kahit kasama yung in-laws. Mas prone yun sa atin. So, hindi ko naiisip yung ganun. Kasi ayoko din. Kasi gusto kong magkasarili silang life. Parang kung ano kami ngayon, outside of our parents. Gusto ko ganun din si Grayson pag nag-asawa. May question ako sa'yo, though medyo malayo to. Totoo ba na mas masakit na
kung sa'yo lang ha, mas masakit ba sa'yo pag, kunyari, friend mo, mas masakit ba na nakita mo siyang nagsasuffer bago siya mamatay or yung biglaan siyang mamatay? Like, mawala. Anong mas masakit for you? Yung nakikita mo siya na naka maraming tubo, tapos biglang namayapa, or yung biglang nawala na lang siya? For me, parang mas... Doon parehas masakit, ha? Yung nagsasuffer ba, like, gusto niya lagi ako nandun, ganun? Oo, yung parang madami na siyang... Alam mo, naka marami ng tubo, pero na, alam mo yun, may, alam mo naman na... Dadating at dadating niyong mawawala siya. Ako kasi, to be honest, titignan ko rin yung practical side. Kung nagsusuffer yung friend ko, and I feel like hirap na din yung katawan niya. And makikita mo naman yun sa katawan ng tao, pagbugbog na sa mga gamot. Gulay na eh. Oo. Kung sasabihin ng doktor na may possibility pang ma-prolong yung life niya, pero gulay na siya. Useless. Diba? Parang hindi mo rin siya makausap. Nahirapan mo lang. What's the use? Pero kasi, practicality side, at the same time, kung ipoprolong mo rin yun, sobrang gastos. To be honest. So, siguro, case-to-case basis, pag kunyari kung stroke, kunyari. Kasi yun, medyo may chance pang magising. Mas, depende kasi kung anong state niya sa ano eh. Kung anong state niya sa hospital. Kung kunyari yun nga, stroke, at may chance pang, alam mo yun, maging magising siya, maging normal siya, okay. Pero kung, kunyari, magiging gulay lang din siya, magigising nga siya, pero dilat lang, yun lang. Pero kailangan may life support. So parang, hindi ko alam kung, may iba kasi na gusto, pinoprolong yung life. Kasi kaya naman nila financially. But, ako, I would choose kung kayang buhayin. And my friend will live at least the same life that he has or she has before siya nagkaganon, I would pick na yung nagsasuffer. Kasi suffer now, okay ka later. Mm-hmm. Kung mga parang stroke yon or alam mo yon. Pero kung magiging gulay ka, kahit I have the means, you have the means to prolong the life of the friend, wag na. Mm-hmm. Mas gusto ko na biglaan na lang mamatay. Kasi I don't also want to see na yung friend ko nahirapan. Oh. Kasi yung sudden naman, like yung accidents. Accidents, we cannot really predict. Talaga. And at the same time, we cannot control. Pero kung, again, kung yun yung gusto ni, hanggang dun lang talaga. Yung ano. Pero parang mas masakit yun. Masakit. Kasi hindi ka nakapagpaalam. Oo, pero kasi... Nang maayos. May... Tawag dito, may... For me, ang take ko doon, parang may... May reason bakit ganon. Pero kasi ang sakit na niyo, very tragic. The other way around. Bago siya mawala. For example, alam natin lahat kung paano tayo mamamatay. Di ba mas masakit yon kung, uy, sorry, hanggang ganito na lang ako. Di ba mas masakit yun? Oo. Kasi alam mo eh. Kahit na hindi mo alam kung paano. Yun yung may mga tanning. Oo. Like in 6 months, mawawala na pero ako. Kasi at least medyo may guide ka. Oh, masakit. May, you have the time to kung anong trip mo na. Susulat ka ng letter. Kasi di ba yung iba ang ginagawa? Nag-iiwan talaga ng letter. Kung may tanning sila, they would write. Kunyari, may anak silang bata pa na hindi naman maintindihan yung sitwasyon. They would write letters for every year. Nawala. Mm-hmm. Nawala siya. So, mas masakit kasi yung sudden versus nakikita mong suffering. Masakit parehas, pero ang mindset ko kasi dyan,
kung kaya i-prolong, syempre, prolong. Hanggat kaya, ha? Yung iba kasi pinipilit na kaya, pero ang dami nang nasanla. Mm. Literal na nakaka-drain. O kaya yun yung sinasabi kong practicality. Kasi, sige, bubuhayin natin yung lola mo, yung nanay mo, tatay mo. Pero gulay. So, tuloy-tuloy yung bayad mo sa ospital. Pero ang nakukuha mo, gulay lang yung tatay hindi mo. Hindi naman sa ano, pero parehas nakaka... Oh, kasi like financially and isipin emotionally. Iisipin mo rin dapat na, sige, poprolong natin yung buhay ni nanay. Kunyari. Paano ka? Hmm. So, nag-work ka para magbayad dun sa, alam mo yun, pang-ospital. Mm-hmm. Na alam mo, at the back of your head na kahit may life support siya or may nagpo-prolong ng buhay niya, pero gulay lang siya. Hanggang doon na lang. Like, wala nang, siguro kung gagaling siya, sobrang milagro. Sobrang 0.1%. So, worst comes to worst, matuluyan. Mm. Paano ka? Dami mong utang. Paano mo i-continue yung life mo? Baka ikaw talaga sumunod dun. Oo. Kasi, yun yung parang nakakadali. Yung iba yung mindset ganun eh. Mm. Para, di ba, sa mga movies, parang, mag-decide na po kayo as a family kung anong plan nyo. Kasi pag sinabi na ng doktor yung syempre, wala naman ng call yung doktor. Susunod lang din siya sa sasabihin nyo as family. Di ba yun yung parang mercy killing? Tama ba yun? Yung parang tatanggalin na lahat? Oo. Kasi, tapos pagde-decide na ng family, if i-continue. Practicality side, nakaka-konsensya kasi technically, it's in your hands. Pero kasi, kung mas marami naman magsasuffer, do you think the person na that's suffering now wants you guys to suffer also? Na sabay-sabay? Financially also? Siyempre, nandyan yung sadness, yung grief pag nawala yung person na yun. Pero, pag ang dami ng tawag dito na hindi argabyado yung right term. Parang naiistorbo. Naapektuhan. Naapektuhan na parang, kunyari, sakto lang yung kinikita nyo as magkakapatid. Kasi di ba usually, ang pinagde-decide is yung magkakapatid or kung walang asawa. Mm-hmm. Tama ba? Asawa yung right, may right na ano. Oh, pero kapag, kung walang asawa, mga kapatid niya kapatid. And parents. Oo. Tapos pag kunyari, may family, anak, tapos wala na asawa, mga anak talaga. Also, think of it as, lagi ko din iniisip na anong mindset ng person na yun that's suffering now, yung kunyari yung nasa ospital. Kasi, syempre, hindi siya makapagsalita. So, ikaw na lang ang mag-isip na ano sa tingin mo yung gusto niya for us. Mm. Kung siya yung magde-decide for himself. Parang, sakit din yun. Oo, kasi... Hindi, lalo na lang nung pandemic. Diba? Mahirap yung sister kasi nung pandemic. Yung biglaan. Kasi yung kay nanay, mami ko yung kasama niya nun. Kasi bawal, di ba, ang ibang, So, isang visitor. Or isang guardian lang. Yung sa akin kasi, kaya hindi ako nakapagpaalam na maayos. Yun yung sudden. Kasi yung sa'yo medyo, alam mo yun, so, pag sa hospital kasi, medyo sa mindset mo parang 50-50 to eh. Kasi nasa hospital ka. Pero pag yung namatay... Pero in-expect na namin nun kasi nung araw na inaalis na siya. So parang kami lahat party-party pa nga kami nung kinagabihan kasi akala namin uuwi na si nanay, gano'n. Sabi pero, yun nga, kinaumagahan, wala na. Ang mindset ko kasi sa ospital, pag nasa ospital, lalo na pag ganung age, 50-50. Like, kahit sabi tas na... Tapos na ICU pa. Oo, kahit sabi ng doktor na, hindi, stable na si ano. Mm. Kasi at any time, nasa ospital eh. Hindi naman darating ng ospital yun kung okay siya, kung stable siya as a person. Sinanang kasi namatay sa house, sa Isabela. So, parang,
'Di ba? Parang tapos ang masama pa doon, nakasama mo pang pumarty ng palong-palo. At least sa party si Nanang. Oo. Kaya pala di siya talk. Fly na pala siya. Oo, super palong-palo. Siya yung totoong angat na angat. Oo. So, ayun, parang kaya siguro masakit on my part kasi that night din hindi ko siya masyado nakausap. Hindi ko siya kinakausap for ewan ko kung bakit hindi ko rin siya siguro kasi nung time na yon since parang nagse-celebrate kami kasi nga last day of campaigning na. Uh-oh. Alam mo yun, parang kay ano kay ko. Oo, parang bahala na kung anong maging resulta basta alam mo yun, kami, we did our best, lahat kami, kompleto kami, tapos alam mo yun, parang technically parang lahat ng kailangan mo nandun nung gabing yun, tapos ganun yung marireceive mo ng madaling araw na balita. Tapos ang magbabalita sa'yo, lasing. Si Randy. Tsaka si Joseph. Akala ko nagbibiro talaga. Kasi madaling araw eh. Kasi sobrang saya talaga. So parang hindi mo maiisip na ganun. Tapos someone close to you. Tapos someone na hindi mo pa kinausap that night na magkakasama kayo. Kasi technically, nadadaanan ko siya. As in, hindi ko, as in, kaya si Ralph kasi nakausap niya eh, that night eh. Niloloko niya. So parang, masakit kay Ralph, pero hindi as parang sa akin. Pero tignan mo, no? Parehas kayong nagsaksi kumaga, sa marriage, kay Grayson, si Congressman. Feeling ko nga eh, ang palit yun, ni ano, sa akin, si Grayson. Magaan. Kumbaga, yun yung sinasabi nila na maluwag sa loob niya na okay na siya. Okay na siya magpahinga. Sino maluwag? Bastos ka. Hindi, I mean, okay na siya. Pwede na siya magpahinga. Ah, ganon. Actually, kasi di ba may mga nawawala na mabigat sa family. Sinanang kasi inantay niya lang makapasa si Garrett sa bar exam. At the same time, alam niya na kasi na parang sure win na si mama. Yun. Siguro, ewan ko. Kasi 'di ba sinasabi nila pag kinukuha ka na or alam mo 'di ba kunyari ako and feeling ko naman yung lola mo din ganun parang pag kinukuha na sila alam na nila. Oo. Parang nasa sa kanila na lang kasi kung sasama sila parang ganun. May ganun talaga. So parang may mga sinasabi din siya minsan noon nung mga halfway ng campaign na parang sure win ka na. Mm-mm. Technically, wala naman siyang alam sa campaign eh. To be honest, nakikita niya, oo, nagkakampanya, pero hindi niya alam, like, what works inside and paano, alam mo yun, makakuha ng boto, paano makuha yung, ano, ng tao. So, parang, as in out of nowhere, sinabi niya na, mananalo ka na eh. Oo. So, parang, alam niya na. Oo, kaya, yun lang, mahirap nga lang mag-celebrate nung ano. Nung nanalo si mama the first time kasi parang nanay ko namatay eh. Pero at the same time, number one kami. Na-mention nga ni Sir Rafi, punta sila na Isabela kasi nga, bevisit si Nanang. Oo, kasi actually, dili yung magpunta. Tapos na ako eh. Okay. Pero yun. Si Atty. Gatid, baka sama sa Cebu ngayon? Hindi. Kaya, feeling ko talaga, may purpose. Kapalit niya si Grayson. Oh. Pero medyo may gap ng 1 year. Pero kahit naman nung buntis ako, umiyak pa rin ako. Parang every time pupuntahan ko yung puntod niya. Or even kahit pag-uusapan siya. Like pag tinanong ako, bakit ba siya naging super important sa'yo? Uy, naging sad ka ba ngayon? Kasi napag-usapan natin si Nanang. Hindi naman. Hindi, ngayon, naka 5 years na eh. 5 years na ba? Oh, 5 years na. 2019? 5 or 4, parang gano'n. 2019 ba? 2019, 2018? 19 ba nanalo si mama? Oh, 19. Oh, 19. 19. Ay, joke lang. Oh, 19. Oh, 19. Tama. Magpa 5 years na. Oh, so, parang nakita ko lang si Nanang noon. Yung sa Innova.
lagi siya na ano, pag kunyari lalabas, pupunta ako sa bahay niya. Tapos minsan pupunta, papasok ako sa bahay niya, di ba dun yung kwarto niya sa baba? Kaya, yun yung sinasabi. Hindi nga ako pinapansin. Sabi ko lang, good morning. Ay, hindi po. Backstabber kasi. Hindi, ano yun, kaya mahirap din for me. Kaya maganda rin for me nun, nung nanganak ako, kasi dun ako nagsistay sa room niya nun. So parang, alagang-alaga ka. You feel protected. Oo. Pero kasi at the same time, nung nanganak ako, nung nagstay na ako dun sa kwarto niya, parang masyadong mabigat for me. Kasi parang hindi naman milestone yung kanya. Alam ko kasi dun nagsistay yung lola ko. So parang tapos nanganak ako, nandun yung anak ko. So parang mabigat in a sense na dapat masaya ako. Pero at the same time, nalulungkot ako kasi dun siya nakatira. Mm-hmm. So, parang hindi mo na maalis yun eh. Hindi naman sa mabigat na negative. Oo, kahit na anong ayos mo dun sa kwarto, kahit ibahin mo, tanggalin mo yung although tinanggal namin yung tinutulugan niya na kama, pero yung feels na dito kasi siya eh. Yung, alam mo yun, parang kahit hindi niya naman talaga kwarto yun. Yung presence ba? Office yun. Yung feels na hindi eh. Yun yung home niya pag nasa Manila siya. Mm-hmm. So parang... Di ba yun yung pagpasok? Oo. Yung office talaga. Office naman talaga yun eh. Oo, nakita ko kasi office. Pero kasi pag, nito lang, pag dumadating siya, inaayos namin as kwarto niya. Mm-hmm. Para may sarili talaga siya. So kaya yung picture niya, nandun, may picture siya dun. Mm-hmm. Pero sa mga kwarto namin wala. Pero dun may picture siya. At saka every time may birthday, may handaan sa bahay, may nakahain sa kanya. Sa loob ng office din. Kasi dun lang naman siya kumakain lagi. Well, ganun talaga. May mga pero meron din ako sa ganun. Office. Oo, kasi wala lang. Feeling ko ano eh, nababantayan niya ako in some way. Okay din. Feeling ko naman nababantayan niya ako. People anywhere. Come and go, ikaw nga. Tsaka nakakalungkot lang din. Yung pag-iisipin mo, parang diba hiram sabi, lang yung buhay sabi mo. Sabi mo kasi bago mag-air, dapat sad tayo kasi sad yung... parang hindi okay na maging sad. Hindi okay lang naman. Kasi yung iba, kasi yun yung first time ko maka-experience ng grief. Na ay... Sakit nun! Naka-experience naman ako nang namatay ako ng relative, pero not that close. So parang medyo na ano ko, na shock. May shock sa katawan ko na ba't ganun? Ang weird ng feeling na parang kasi syempre, kukompare mo yun eh. Kukompare mo sa breakup. Mm-hmm. Na yung pinakamasakit mong breakup, pero kasi wala. Hindi talaga eh. Sisiw yun? Oo, parang iba yan. Nung ganito naghiwalay naman kami, hindi naman ganito kasakit, pero mahal ko siya. Pero mahal ko din yung lola ko, pero kasi bakit ganun mas masakit? Kasi lalo na nung nakita mo nasa death bag or nasa casket hindi ko, na. Hindi ko na siya tinignan sa death bag. Basta nung sinabi ng doktor sa hospital na magpaalam na kayo. Pero kasi nakikita ko na yung labi niya na wala ng kulay. So parang ina-expect ko na nasasabi ng doktor na we did our best. Magsabi na kayo ng huling ano nyo. Mm-hmm. Tapos nung, di ba dinadasalan ata yan? Mm-hmm. Bago i-imbalsa mo. Parang hindi siya nasa death bag eh. Nung dinala sa... Yung nasa parang metal na ano. Oo. Ah, sakit nun. Pero hindi sa morgue eh. Sa ano na, nandun na kami sa kung saan iimbalsa mo siya. Mm-mm. Kasi sabi namin, since super aga nga, bilang madaling araw nga siya pumalo at umangat. Fly na si Nana. Madaling araw siya nag-fly. Hindi ko rin alam bakit yun ang palumpalong oras na gusto niya. Gusto niya siguro mahirapan pa ulit kami para palumpalo yung puyat namin. Mga 6 yun eh. So wala namang tapos Sunday pa. So parang walang as in, si Kong ba ang pinakamalapit na oo. Anak sa bunso siya eh. Kaya medyo late reaction siya nung time na yun. Kasi nung after ng campaign, we have to go back to Manila kasi yun naman talaga yung plan. Kasi wala, syempre wala naman sa plano na mamamatay si Nanang. But, we have to go back to Manila to get some things
And then, ay, tama ba? After ng last day of campaign, botohan na. Tama ba? Parang ganun. Parang mga 2 days. So, parang ganun. We had to vote first. Pero ako, parang humabol na lang ako sa last day of voting. Kasi parang ang ginawa ko, pumunta ako ng Manila kasi wala na rin akong gamit eh. Kasi kung ilang days lang ako doon, yun lang yung dadaling kong gamit, syempre. So, parang I had to go back to Manila. Tapos, siguro parang ilang hours lang yung pagitan. Balik ka ulit. Gusto ko nang bumalik kasi nga, gusto ko, first day ng lamay niya hanggang ilibing siya, nandun ako. Sila mama medyo late sila dumating, pero si mama late reaction lang din. Mixed emotions kasi nagka-campaign pa sila. Kasi sobrang mixed talaga kasi lahat pagod, lahat si masaya. Si Idol Raffy umiyak eh. And he rarely cries. And pag umiyak siya, alam mong importante sa kanya. Kasi, hindi ko nga, parang mas nauna pa nga siya sa akin umiyak eh. Ayun. Ah, ganun. A player. Moment ko yun eh. Hindi, sabi nga niya, sobra doon iyak niya nun. Oh, si mama kasi matatakotin. Mm-hmm. Parang ilang beses niya lang ata tinignan yung casket ni Nanang. Pero, kami kasi ni Papa, kinis namin yung casket niya before, syempre pag ililibing na diba kukunin na yun. Kinis namin before binuhat. Wala nang. Kung saan ka man lumilipad ngayon, sana palumpalu ka. Sunod-sunod po yung mga namamatay. Hazing, nasagasaan ng bas yung ulo. OFW actually, ngayon po, kung naalala niyo po, I think September 16 namin inere na nag-suicide daw yung OFW. I don't really. Ikaw, naniniwala ka ba? Iuwi na yung casket niya mamaya sa Terminal 1. Naniniwala ka ba sa hazing? Like, kung for brotherhood or sisterhood, I don't believe in hazing that you have to do that para makapasok sa isang... Ba't di ba hihirapan yung kabrother niyo? I don't know. Initiation? Parang ganun. Ano ba tawag doon? Frat. Oo nga, pero like, kasi 'di ba you consider your frat as a family. So alam kong dapat hindi basta-bastang magpapasok, but I think there's some other ways para. Paano yung loyalty? Hindi ko rin alam. I haven't joined any group besides ako, may group Bardagulan. May frat ako eh. Facebook group. Ako may frat. Oh, ayan, frating gutom. Frating, see? So, parang, I don't get the point. Kaya, pag may nakikita ako sa news na may namamatay because of hazing, kasi he or she wanted to join some group, na parang, they're saying na big family. Pero, how would you say na family if may namatay because he or she wants to join that family, di ba? Tsaka yung ano pa, parang, I think there's so many ways to test kung ang hinahanap nyo ba is loyalty or honesty. I don't know really kung anong criteria. Kasi I have friends that are in some fraternities and even in sororities. I don't mind. As long as they're happy, I'm okay with it. Pero, yun, nakakalungkot kapag nakakarinig ako ng ganun. Na parang, bakit kailangan yung pahirapan yung someone na gusto lang naman na magkapamilya or extended family? Kasi, there's so many ways eh. Pwedeng, sige, gusto mong sumali dito, prove your loyalty to me. Mm. By, ewan ko, alamin mo kung ano yung mga gusto ko sa life. Alam mo yon, kasi it's usually seniority, di ba? Kung sino yung sino yung mas senior, yun ata yung mag-ano. Pero din kasi sa case natin, 60 na palo. So, 60 silang pumalo. So, I don't get that palo or even yung, alam mo yon. Pati yung pamamaso ng Yossi. Oo. I don't get madaming the point. Sige, paluin ko si Shari ng 60 times. Would you think that would show loyalty? Na loyal ako sa'yo. Na magiging loyal ka sa fraternity? Na parang siguro, kahit saktan mo ko, sa'yo pa rin ako. Parang oo. Oo, shit.
Kinilig po. Iba pala yun, iba pala yun. Pero yun, like, I don't think that's a test of loyalty kasi you get loyalty out of ano eh, experiences and situations and not through ganun. Even yung mga sinasabi ng iba na hindi, kailangan to kasi para malaman nila na tough ka or whatever. I don't baka think, yun yung pinagbabasihan. Oh, I don't think that's how you show your toughness. Kasi may iba nga na, oh sige, soft siya, mahinhin, pero pag nakipag-away, akala mo talagang, ano, talaga. Oh. So, you can't really test someone's loyalty and kawawa yun? Strength in hitting or bugbog or criminology diba? Student pa naman yun. I don't, sobrang hindi ko gets. Kaya siguro hindi rin sumagi sa isip ko na sumali sa mga ganyan. Like, hindi ako against kasi nga, yun nga, sabi ko, I have friends that are in some sororities and fraternities, but, diba? Mm-hmm. Alam ko, connections, that's one na plus, kaya yung iba gustong-gusto sumali, pero, is that, ano, parang, ang tawag dito, is that worth it? Worth it ba? Kasi technically, once you do the initiation, medyo 50-50 ka eh. Mm-hmm. Lalo na here, alam mo naman eh. Alam mo naman na may chance na baka hindi mo kayanin. Unless marunong yung mga... Paddle pa naman iyahap. Unless marunong yung mga mag-i-initiate sa'yo na hindi niya na-ata kaya. Kasi makikita mo naman sa itsura yun eh. Diba? So, if you are planning to join a sorority or a fraternity or whatever group you're joining, please think about it properly. And again, you don't need to join. Hindi naman siya required. Kasi feeling ko, sa mga schools, parang they make you feel like you have to join a frat or a sorority. Kaya parang feeling nila pag nasa frat or sorority is anong tawag dito? Parang angat or sikat or whatever. Di natin alam, baka may pakay talaga sila sa mga frat. So alam ko naman yung iba talaga joins for connections, but yun nga, like I said, tanungin niyo yung sarili niyo, is it worth it? For the connections that you're saying, is it worth it? Yun na lang. Diba? Yes. Kahit na yung iba sinasabi na, yes, I know it will, some groups really help you sa studies. Mm-hmm. Kasi yun nga, connections, and syempre yung mga seniors nyo. But, again, tanungin nyo, is it worth it? Yes. Diba? Ito, tignan natin. Baka may story yung maishishare si Ma'am Vanessa Sheena Reyes ng Dasmariñas, Cavite. Hi, Ma'am! Hello! Ayun! Good afternoon, Ma'am, and welcome sa Bardagulan Serye. Ano yung pinaka malungkot na part ng buhay niyo, Ma'am, na sumubok talaga sa iyo, Ma'am? Noong 2011 po, nasa Denmark ako. Opo. Namatay yung kuya ko. Opo. Bali, ilang months pa lang po ako noon, March, April, May, June, July, August, namatay yung kuya ko, unang namatay. After po noon, after ng August, September, October 30, yung daddy naman po nung anak ko. Yung po yung mga pinakamalungkot na nangyari sa akin noon. Kasi hindi po ako makauwi. Kasi bago pa lang po ako sa Denmark noon. Kakarating-rating ko lang po. Kung okay lang po maitanong, ano po yung cause of death, ma'am, ng kapatid niyo po? Actually, hindi ko siya kapatid. Pinsan ko siya, eldest cousin ko siya. Kaya lang para kami magkapatid talaga. Opo, opo. Bali, ano po siya, nagkaroon siya ng meningitis. Bigla na lang daw po nag-collapse, sabi nung mama ko. And then, ma'am, mahirap niyan kasi, madam, malayo pa po kayo, di ba? Parang nawala siya, ma'am, tapos nasa malayong lugar po kayo. Opo, nung comatose siya, tumawag ako noon sa kinakausap ko siya. Pero sabi nung mama ko, wala na raw. Pero umuungol-ungol pa siya.
pa siya noon. Ang sabi ng doktor, ganun daw po talaga yung parang ano na siya, kung mabubuhay daw po kasi siya, ano na, wala na, lantang gulay na lang daw po. Ayun, tapos nung namatay nga po yung kuya ko na yun, nakipag-living pa yung bali partner ko yun eh. Nakipag-living pa siya, kita pa siya sa picture. Nanghingi na lang ako ng mga videos, tsaka mga picture noon para kahit papano magkaroon ako ng memories. Kasi wala nga po ako doon, hindi ko nakita. Ayun po. Paano niyo ma'am tinanggap po ito pong masakit na balita? At paano niyo po tinulungan yung sarili niyo ma'am na makamove on? Kailangan po eh, kasi may anak po ako eh. May anak po ako, kaya po ako nasa Denmark noon. Tsaka sinusuportahan ko po kasi ako yung breadwinner noon eh. So, ako po yung nasuporta sa family ko. Kailangan ko po kayanin kasi pag hindi ko po kinaya yun, uuwi ako. Kasi kahit naman po kasi umuwi ako, hindi rin naman po mabubuhay. Yun po yung naging mindset ko eh. Mm-hmm. Okay. Ayun po. So, yung sa inyo, madam, sa paglisan po ng inyong pinsan, saan po siya ngayon nakalibing, ma'am? Dito po sa Cavite din. Kayo po'y bibisita ng Ondas, madam? Opo. Ilan po? Ay, opo, baka ano rin po. Kasi minsan pag may bata, hindi kami makapunta. Wala maparking ng motor. Kahit motor, mahirap magparking. Ah, yun nga po. Pero ma'am ha, yung mga kapatid po natin, ha, yung mga ipinagbabawal po na ipasok sa loob ng sementeryo, please maging aware po tayo doon para hindi na po nagiging sagabal sa mga sumusunod pa na mga dadalo, no, yung mga bibisita. Kasi minsan nagkukos din ng traffic yan dyan sa ano eh, yes, sa entrance pa lang ng sementeryo. So wag na po tayo maging pasaway. Yes. Apo. Ayan, thank you very much Ma'am Vanessa at ingat po kayo ma'am. Ay, thank you din po. Salamat. Hello Ma'am Sel. Hi. Salamat. Hello po ma'am, magandang hapon. Thank you po. Okay. And ako naman tayo kay Ma'am Glenda Caldito na nasa Bahrain. Hi Ma'am Glenda, good afternoon. Po, good afternoon. Ma'am Glenda, ano po yung pinakamasakit na nangyari po sa inyo, ma'am? Yung mawala yung mahal mo sa buhay, dalawa, papa ko 2020, then brother ko recently lang, 1 month ago. Oh my God, I'm so sorry, ma'am. Hindi rin po ako pareha nakauwi kasi kaumpisa lang ng COVID-19 nung papa ko ang namatay. So I decided na sabi ko, kasi breadwinner ako eh. Sabi ko, pag ako umuwi, mapipinding lahat. Mahihirapan kami lahat. Kaya sabi ko, video ko na lang ako kahit nung ilibing yung papa ko. Kahit yung kapatid ko, naghihingalo siya, nasa video ko lang ako. Yun, napakahirap na part. Kasi, alam mo yun, naghihingalo siya, wala kang magbawa. Nasa linya ka lang. Ma'am, I'm sorry ma'am ha, condolence po muli dahil last month lang po nawala. Ma'am, kung okay lang po kung mamarapatin niyo po, ano pong cause of death nung sa brother niyo po? Sabi daw po, infection daw po. Kasi may ano siya, may polyp siya, tapos nagka-infection. Kasi hindi ko rin po alam kasi po yung na may sakit na pala siya. Hindi ko rin po alam kasi tinatago niya sa akin. Tinatago niya sa, hindi siya nagsasabi na masama na pala ang pakiramdam niya. Tapos nung lumala na, sa kanilang sinabi, di nagdala ko ng pampi-check-up niya. Tapos pina-CT scan namin. 1 month lang after ng CT scan, yun na, nag-ano na siya. Hindi na kinaya ng katawan niya. Kasi humina na yung immune system niya. One week pa din siya, nasa hospital. 1 week pa namin, pinaconfine ko na sa mama ko tsaka sa asawa niya. Sabi ko, confine nyo na yan. Kasi sabi ko, parang hindi na maganda. Sa totoo lang, ma'am, mahirap, no? Nasa Bahrain pa man din po kayo. Sobrang hirap po ng ganun. Pero kailangan lakasan na ng loob. Lalo na yung mag-isa ka dito, wala kang kapamilya dito. Kailan po yung huling beses niyo po na nakausap po yung kapatid niyo po? At ano po yung naging pag-uusap niyo, ma'am? 1 year ago po, wala po. Yung mga ano lang, namumusta lang, mga ganun. Yan yung isa din sa masakit na yun, nasa malayong lugar pa po kayo. Yan po yung kalaban po ng mga OFWs natin, no?
may mga bigla ang mga emergency, may mga bigla ang ganitong insidente, tapos hindi po kayo makauwi. Hindi man lang po kayo makapagpaalam ng maayos. Yun po ang pinakamahirap sa lahat. Kasi may kontrata po kami. Once na hindi po tapos ang kontrata namin, hindi kami pauwi ng amo namin. Kung hindi papayag ang amo. Kung papayag, pwede, pag napakiusapan. Pero po, may kontrata kasi ako, re-renew ko lang. Kasi hindi rin ako umuwi. Ano na, mag-7 years na ako dito, hindi umuwi. Eh, nag-renew ko lang nung May. Hindi rin ako makauwi-uwi. Kaya yun ang pinakamahirap sa part ng, ano, na may emergency, hindi makauwi ng basta-basta. Ano, ma'am, yung pinaka unforgettable moment niyo po ng inyong kapatid at ng tatay niyo po? Yung bonding po namin as a family, yung kulitan. Mm-hmm. Yun po yung naminis namin. Yung after dinner, magkukulitan kami, kwentuhan. Ma'am, Glenda, kailan po kayo uuwi dito po sa Pinas? 2025 po. Pagkatapos ng kontrata. 2 years pa, madam! Opo. May ano po kasi, dalawa po kasi ang estudyante ko. May dalawa po akong anak, nag-aaral, college at senior high. So, hindi ko po pwedeng baliwalain yun. Kailangan mo nila makapagtapos. Ang sakit. Ang dami na pong nangyari dito sa Pinas na madami na po kayong namimiss. Ano na po? Alang-alang. Tatay ng mga anak ko namatay din 2004. Iyon ang pinakamasakit din kasi tatay ng mga anak ko, nawala ng tatay mo. Grabe. That time, nasa Pinas pa ako noon, nasa Kapiling pa nila ako. May karamay ako. Pero sa ngayon kasi mahirap eh, kasi malayo ako sa kanila na. Pinatatag ka na lang din ng panahon, madam, no? Pinatatag po ng panahon at pinalakas ng pagkakataon. Ma'am Glenda, baka pwede niyong bigyan ng advice yung mga kabarda natin, especially mga OFWs po natin na parehas lang din po na pinagdaanan sa inyo, pero medyo masakit pa din at hindi pa rin nila natutulungan yung sarili nila na makamove on sa mga ganitong pangyayari. Pray lang po. Malalagpasan din po yun. Tanggapin ng maluwag sa dibdib kasi yun ang nakalaan sa kanya, yun ang destiny niya. Hanggang doon na lang talaga siya. Yun na lang po. Tapos, yung pananampalataya po natin na malalagpasan natin yung sakit. Kasi hanggang ngayon po, nandun pa rin yung sakit sa akin, kaya lang kinakaya. Wala tayong choice kundi kayanin, ma'am. True. Diba? So, may gusto na lang kayo i-greet, Ma'am Glenda? Of course po, mga anak ko, nak, aral mabuti, and buong pamilya ko sa Bicol. Bicolana pala si madam. True. Opo. Kaano ni Ate Nins, and Yusek Nins. Ayun. Ma'am Glenda, maraming salamat po ha sa pag-join sa amin dito sa Barda. Ingat po kayo, Ma'am Glenda, and we hope to see you soon po. Ingatan niyo po yung sarili niyo, ma'am. Thank you po. For sure po, pag-uwi namin ng Pinas, bibisita kami kay Senator. Yes. Salamat po, ma'am. Thank you. Parang grabe yung kay ma'am, namatay yung tatay niya, true, yung tatay ng mga anak niya, tapos yung kapatid niya, hindi siya naka-uwi. Doon lang siya sa asawa niya naka-uwi. Nandito sa Pinas. Yun yung laging mahirap sa mga OFW talaga. Mm-hmm. Na hindi kasi uso doon yung ano eh. Emergency, ano, hindi parang dito na pag nasa work ka, pag sinabi mong, ah, ganito, ganyan, namatay yung ganito ko, papayagan ka. Hindi ka dula dito. Anyway, mga kapatid, maraming salamat po, syempre sa pag-support at sa panunod po ng Wanted sa Radyo. And muli po, uulitin lamang po namin, November 6 na po balik ng Wanted sa Radyo, ang aming Action Center. Daw mapapanood niyo pa rin po ang Wanted sa Radyo. Yes. Monday to Friday, everyday po yan sa YouTube channel. At syempre, again, October 31, November 1, ayan po, nasa screen po ninyo. November 2 and November 3 ay sarado po ang aming Action Center bilang pagunitan na rin po sa araw po ng Undas, no? May mga staff din po kami,
buti na lang pumayag si Idol. Ngayong mga staff din po kasi kami na kailangan din po na makauwi po ng province para po syempre makaboto and makapag ano na po. Mga namayapan. Yes, makabisita na po sa mga kanika-nila mga sementeryo. So again, thank you very much and mga kapatid, sana po ay natuwa po kayo sa costume ko kahapon and sana po ay ingatan po ninyo ang inyong mga sarili and gaya po ng sinasabi namin, yung mga hahabol po sa sementeryo ngayon, magdala po tayo ng tubig and wag po tayo magdadala ng mga patalim, yung mga radyo, ng mga maiingay, ano mga gitara, bawal po yan sa loob. Yung mga patalim, flammable, syempre yung mga kung ano-ano mga barel, bawal po yan. Okay? Ang dalhin lang po natin doon yung ating mga sarili, yung ating mga kandila, bulaklak, 'di ba? So ingat po, tripling ingat po mga kapatid. And kung maaari po yung mga chikiting po natin iiwan na lang po natin sa mga kabahayan, 'di ba? Or salita na lang kayo, pero wag na po nating dalhin sa ano sa sementeryo. So, kung maaari. Kung maaari lang naman po, 'di ba? Baka mawala pa yan. Sa dami po ng tao. Sure. Dala po kayo ng tubig mga kapatid at ingat po tayong lahat. Ako po si Shari naman. Magandang hapon po. At ako naman si Marcel Tulfo Tungol. Bukas po muli, 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar Dagulan, Serie.